Babaeng maladragona kumagalit na patiklop ng isang Gray Montejero, isang lalaking may lihim sa pagkatao. Nagulat na lang ang lahat ng dahil sa isang pangyayari. Lumabas ang tunay na katauhan ng binata. Isa pala itong magaling at kilalang doktor. Halina at sama-sama nating alamin kung bakit ang isang dalubhasang doktor ay piniling manirahan at magtago sa isang malayong lugar. At paano napaibig ang isang dalagang walang hindi nakakakilala kay Cara San Miguel sa kanilang bayan, unikaiha ng isang ranchero. Kasama ng kabayong si Scotter, ay hindi iilang tao ang dumanas ng lupit na mga kamay niya sa sandaling ginalit siya or inargabyado. Hanggang kay Gray, ang kaisa-isang lalaking hindi niya mapayuko. Sa halip ay binigyan siya nito ng a dose of her own medicine, mga latay mula sa sarili niyang latigo. Pinanonood ni Cara ang pagbababa mula sa ferryboat ng kanyang Kawasaki 250 motorcycle. Ginamit niya ang bike mula Maynila hanggang Batangas. 2 oras ding mahigit ang biyahe ng ferryboat patungong Mindoro. At ngayon ay ito rin ang gagamitin niya patungong Rancho San Miguel. Nakikinikinita na ni Cara na maghihisterya ang papa niya. Pero kaya niya lambingin si Lisandro San Miguel. Nagtapos siya ng business management 2 weeks ago at dinahilan ng papa niya ang pagtatapos na iyon. Nagtaka pa ang papa niya dahil hindi man lang siya nakakuha ng karangalan, gayong matalino siya, ipinagkibit-balikat na lang niya ang mga ito. Ipaubayan na lang ang mga honors sa mga estudyanteng kailangan ng ganoong accomplishment para mag-land ng maayos ang trabaho. Bakit naman siya magpapakahirap sa pagsusunog ng kilay gayong maaari namang hindi basta passing grade ay okay na sa kanya? She loves to life. Disco, party, and samboys. Kung sa bagay, nitong huling taon ni Cara sa kolehiyo ay talagang behave siya. Medyo nagmaros ng kaunti. Nagdidisco pa rin siya at nagpupunta sa party pero hindi na katulad ng dati. Bigla ay nagsawa siya sa lahat ng mga iyon. The boys bored her to death. Wala man lang nag-come up sa standard niya. At 22? Siguro nga ay tumatanda na siya. Pagkatapos maisaayos ang dapat ayusin, ay kinuha na niya ang motorsiklo at sinakyan. Mula sa bayan ay 30 minutes hanggang rancho. Ano kaya ang sasabihin ng papa niya sa pagkakabili niya noon? Kahit ang tiya Natalia at tiya Josh niya ay nag-histerya na makitang bumili siya ng bike. Tanging ang mga pinsan lang na lalaki ang kakampi niya. Iyon ang dahilan kaya hindi sumabay si Cara sa papa niya pagkatapos ng graduation. Natitiyak kasi niyang hindi ito papayag sa plano niyang bumili ng motorsiklo. Sasabihin itong aksidente lang ang hinahanap niya. Kaya heto at nag-e-enjoy siya sa bagong sasakyan. Ibinenta niya ang kanyang second-hand na kotse para may maidagdag sa pambili niyon. Sa South Expressway nga ay walang naghinalang babae siya. Bakit ba eh? Ang suot niya ay maong na nakapaloob, boots ang laylayan, navy blue na t-shirt, at itim na oversized leather jacket, plus the helmet na nakabalumbon sa loob ang mahaba niyang buhok. Hindi nagtagal ay sinapit na ni Cara ang bukana ng Rancho San Miguel. Ni hindi siya nagmenor kahit hindi na sementado ang daan. Kay sarap i-drive ng motorsiklo, no? Kahit makitid ang daan, ay kayang-kaya. Hindi niya inisip na may sasakyang daraan sa rough road na iyon dahil puro kabayo ang gamit ng mga tauhan sa rancho. Kaya hindi pa rin siya nagmenor kahit natatanaw niyang malapit na siya sa sharp at blind curve. Malapit na siya roon nang mula sa kabila ay sumulpot ang isang jeep. At kahit na magmenor ang driver ng jeep, ay sasalpok pa rin siya roon dahil mabilis siya. Kasabay ng dahan-dahang pag-apak sa peno ay kinabig ng dalaga ang motorsiklo pakaliwa sa labas ng daan. Humagis si Cara sa makapal na kugon at ang motorsiklo niya ay humapay sa matataas na damo. Isang di pa mahigit ang layo mula sa kanya. Mabilis na inihinto ng driver ng jeep ang sasakyan at tinakbo ang kinaroroonan ni Cara. Nakadapa sa damo ang dalaga at sa paningin ng driver ay tila hindi siya humihinga. Paluhod na yumuko ito at hindi malaman kung paano siya itatagilid. Hindi nito magawang galawin siya dahil baka may butong na bali at lalo lang siyang mapapahamak. Pinunsuhan siya nito sa may malapit sa bato. Ikinairita ng dalaga iyon dahil inakala ng driver na patay na siya. Nagulat ang lalaki dahil bigla siyang tumihaya. Tinabig ni Cara ang kamay nito. Buhay pa ako? Hindi mo kailangan gawin yan, no? Sigaw niya.
at sinikap na alisin ang helmet mula sa ulo, kumawala ang mahaba at makapal niyang buhok. Kara? Bulalas ng lalaki na makilala siya. For heaven's sake! Hindi ko iniisip na ikaw! Na-freeze sa ere ang mga kamay niya na hawak ang helmet. Tinitigan ng lalaking nakatunghay sa harap niya. Daniel? Kibot lang ng mga labi niya iyon. Walang tinig na lumabas. Kinuha ng lalaki ang helmet mula sa kamay niya. Are you alright? May masakit ba sa'yo? Aling parte ng katawan mo ang nasaktan? Sunod-sunod nitong tanong na hindi maikakaila ang pag-aalala sa tinig. Ang motorsiklo ko, ang tingnan mo. Damn you, Daniel. Kabibili ko pa lang yan. Bakit bigla ka nalang sumulpot sa kurbadang iyan ang hindi mo mubusina? Tanong niya na makabawi sa pagkabigla. Tumaas ang dulo na bibig ng lalaki. Tumayo at tinunghayan siya. Sa nakikita ko, you're perfectly alright. Matabang nitong sabi. Magpasalamat ka sa mga kugo na yan. Hindi ka pa rin nagbabago, Kara? Hindi ka nag-alala sa sarili mong kaligtasan? Higit mong pinahahalagahan ng sasakyan mo? Hayop man o makina? Hindi sumagot ang dalaga. Nakatingin lang sa lalaking kung tumayo ay tila sinusukat ang lupang tinutuntungan. Ito man ay wala ring ipinagbago maliban sa nasunog ng araw ang balat. Taglay pa rin ito ang mukhang pinapangarap ng haggan at haplosin. Kaya maharahil, hinangad niya si Daniel. Iba ito sa mga lalaki na kilala niya sa Maynila. Bumaba ang tingin niya sa mga braso at kamay nito. Bagya siyang kinilabutan. Hindi ba at natikman na niya ang lupit ng mga kamay nito? Tikhim ng lalaki ang nagpalumbalik sa isip ni Kara. Iniabot nito ang isang kamay upang itayo siya. Hindi tumitinag sa pagkakahiga sa damuhan ang dalaga. Ang motorsiklo ko, tingnan mo! Sinulyapan niya ang humapay ng mga damo patungo sa nakabalandrang makina. Binawi ng lalaki ang kamay at nagbuntong hininga. Humakbang patungo sa motorsiklo. Naupo sa damuhan si Kara. Hindi nga siya nasaktan pero hindi naman maiwasan ang panginginig ng mga tuhod niya sa takot. Kung hindi dahil sa damo at kapal ng jacket, ay naku, baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Pinagulong ni Daniel ang motorsiklo sa tabi ng daan. Itinaas ang stand upang tumayo iyon ng kusa. Sinuri nito kung ano-ano ang mga napinsala. Walang gaanong nabasag at nabali. Nag-crack ang mga ilaw. Itong harap ay natabingi. You're lucky to have landed on tall grass. Marahan siyang tumayo at pinakiramdaman ang sarili. Mabilis siyang nilapitan ni Daniel. Hinagod ng tingin. Huwag ka agad humakbang. Pigil nito. Are you sure wala ka nararamdamang masakit o anuman na parang tumutusok? I'm fine, Daniel. Kung hindi ay tiyak na hindi ako makakatayo. Paangil niyang sagot. Isa pa, ano man ang sabihin mo ay hindi mo rin malalaman kung may diferensya ako. Hindi ka naman doktor. Hindi niya napuna ang pag-iba ng ekspresyon ng lalaki. Ihatid na kita pa uwi, Kara. Matigas at autoridad na wika ni Daniel. Kilala ni Kara ang tonong iyon. Sa totoo lang ay hindi niya gustong tumanggi. Kinakabahan pa siya sa nangyari at baka hindi niya magawang paandarin ang motor dahil nalalambot ang mga binti niya sa nerbiyos. Saan mo ako ihahatid? Sa kalawagin mong jeep? Tapos iiwan mo dito ang motorsiklo ko? Hindi bali na lang, Daniel. Wika niya sa pagsisikap na huwag mahalata ng lalaking gusto niya maihatid na talaga. Hindi siya pinansin ito. Sa halip ay sinakyan ang motorsiklo at pinaandar. Umandar naman. Sakay na! Maya-maya ay sabi nito. Sandali lang siyang nag-atubili, agad siyang sumampa sa likod ni Daniel. Baka mahulog ka! Ikapit mo sa akin ang mga braso mo. Lumingon ito sa kanya dahil hindi siya humahawak dito. Hindi sumunod ang dalaga at sinikap na lang na ibalanse ang sarili upang huwag mahulog. Ano ang nangyari sa dating Kara na kilala ko? Bakit parang gusto mong mapaso sa pagkakadikit mo sa akin? Noon yun, Daniel. Marahang tawa ang narinig niya mula rito. Bakit, Kara? Nakatagpo ka ba sa Maynila ng bago mapagtutuunan mo ng mga whim and caprices mo? Wala kang pakialam sa buhay ko, Daniel Aragon. Yeah, you're nothing but trouble. Marahang wika nito. Marahan lang ang takbo ng motorsiklo na kung sinasadya ng lalaking huwag bilisan, ay ewan ni Kara. Tila inaantala nito na makarating sila agad. Alam ba ng papa mong darating ka ngayon? Tanong nito makalipas ang ilang sandali. Alam niyang uuwi ako pero hindi ko sinabi kung kailan. Alam din ba niyang bumili ka ng motorsiklo? Alam ni Daniel ang sagot pero gusto pa rin ito makatiyak. Narinig nito ang paghugot ng malalim na hininga ng dalaga. Huwag mong sasabihin sa papa ang nangyari sa kurbada, Daniel. Please. Kung hindi siya magtatanong,
ay wala akong sasabihin, pero hindi ako magsisinungaling. Muli ang paghinga ni Kara ng malalim. Nakikinikinita na niya ang sasabihin ng ama. Kumusta ka na, Kara? Marahang tanong ni Daniel makalipas ang mahabang katahimikan. There's no need to be polite. Angil niya. Alam kong hindi ka interesadong malaman ng tungkol sa akin. That is where you're wrong. I thought about you a lot. At hindi mo ako binigyan ng pagkakataong makahingi ng tawad. Why? Thank you. Sarkastikong sagot ng dalaga. Hindi na nakuha magsalita pa uli ng lalaki dahil natanaw na nila ang villa. Nasa ibaba si Lisandro San Miguel, kausap ang isang ranchero at ang tagapangasiwa ng kwadra. Nagulat pa si Lisandro nang sa mismong malapit huminto ang motorsiklo at makilala ang back rider. Kara? Hello, Papa! Magandang umaga sa inyo, Mang Pepe. Magandang umaga din sa iyo, Kara, sagot ng ranchero. Magpa-practice na naman ang mga kabayo sa kwadra nito ngayong narito ka na. Nakangiti ang dalaga. Alam naman niyang gamit lahat ng mga ranchero ang mga kabayo. Hindi ba at galing ka lang dito kanina, Daniel? Bakit kasama mo si Kara? Saan kayo nakita? Sunod-sunod na tanong ni Lisandro na pinaglipat-lipat ang tingin sa dalawa. Nakasalubong ko si Kara sa may blind curb, Mr. San Miguel. Sinulya pa nito ang dalaga na nagyoko ng ulo. Oh, eh, bakit magkasama kayo? Anong sinakyan mo, iha? Umupa ka ba ng sasakyan pa uwi dito? Ilang sandali muna ang pinalipas ng dalaga bago sumagot. Sa akin ang motorsiklong ito, Papa. Ano? Kara? Hindi ba at kabilin-bilinan ko'y... Hindi nito malaman kung ano ang sasabihin sa anak. Pinalingan nito si Pepe. Pepe, pakikuha mo sa loob ang telepono at tatawagan ko si Natalia. Hindi alam ni Tia Natalia na binala kong bumili niyan, Papa. Depensa agad ng dalaga. At ano nangyari at magkasabay kayo ni Daniel? Sa blind curb ba? Ika mo kayo nagkita, Daniel? Naghihinalang sinulya pa na matanda ang lalaki. Sinulya pa ni Kara si Daniel upang bigyan ng warning, subalit hindi siya nito tinitingnan. At bago pa nakasagot ang huli, ay nagtatatakbo ng papasok ng bahay si Kara. Hindi niya gustong marinig ang sasabihin ni Daniel at ang sermon ng ama. Sinundan siya ng tingin ng tatlong lalaki. Mang Pepe, maaari ba ninyo akong pahirami ng isang kabayo? Pabalikan ko ang jeep ko sa kurbada? Ipahahatid ko na lang kay Tonyo mamaya. Aba, oo, Daniel. Teka at ilalabas ko si Pegasus. Agad na tumalikod ang ranchero. Ano ang nangyari, Daniel? Muntik na kami magkabungguan sa may pagliko, Mr. San Miguel. Pero kasalanan ko. Hindi kasi ako bumusina. Medyo sumadsad ang anak ninyo sa tabi. Wika ni Daniel at inisip na hindi kailangang malaman ng matanda ang pagkakahagis ng dalaga. Iiling-iling si Lisandro. Kung magkakatagpo lamang ako ng lalaking maaaring sumuwerto o sumuweto riyan sa anak ko, Daniel, naku. At gugustuhin naman ni Kara, maligaya na ako mamamatay. Nang mawala ang mami niya, inakala ko ang pagbibigay sa kanya ng lahat ng maibigan ay makapagtatakip sa kalungkutan niya. Nagkamali ako? Forgive me for saying this, pero kung hindi ninyo pahihintulutang paikutin kayo ni Kara sa pala niya, ay hindi niya gagawin ang isang bagay na inaayaw ninyo. May simpatya ang tinig nito. Tinitigan ng matanda si Daniel. Nang umalis si Kara dito noong nakaraang taon ay may kumalat na usap-usapan sa loob ng rancho. Daniel, nataas ang kilay ang lalaki. Hindi ko gustong magtanong dahil lalabas na namang wala akong nalalaman sa mga pinaggagawa ng sarili kong anak. May nakarating sa aking balita na hindi naman gaanong malinaw? Totoo bang nilatigo mo si Kara, Daniel? Walang galit sa anyo ni Lisandro. Sa tingin pa nga ng lalaki ay kumislap ang mga mata nito. Bakit hindi si Kara ang tanongin ninyo sa bagay na iyan, Mr. San Miguel? Umiling si Lisandro. Magdadalawang taon ka pa lang sa bayang ito, iho. Hindi mo kilala ang anak ko? Kilala ko si Kara, Lisandro. Higit marahil kaysa sa pagkakakilala mo. Nais isa tinig na lalaking iyon pero minabuting huwag na. Hindi rin kita gaanong kilala, Daniel. Totoong dito sa bayang ito nagugol ang kabataan mo pero hindi sapat iyon para makilala kita. Pero sana'y tulad mo ang magugustuhan ng anak ko. Matabang nang umiti ang lalaki. Itinuon ang pansin sa parating na si Mang Pepe na may hilahilang kabayo. Tutuloy na ako, Mr. San Miguel. Kinuha nito ang kabayo mula kay Mang Pepe at sumamparoon. Nasa Azote si Kara at mula roon, hinabol nito ng tanawang si Daniel. Kasabay ng unti-unting pagkawala ni Daniel sa paningin niya, ay ang paglinaw naman na nakaraan sa isip niya.
isang taon at dalawang buwan bago siya muli nagbalik sa Maynila. Walang hindi nakakakilala kay Cara San Miguel sa bayang iyon. Nag-iisang anak, maganda, mayaman at matalino. At kung mayroon ka pang nais ipakahulugan sa letrang M, ay si Cara iyon. Ano na naman ang dahilan, Cara? At ipinatatawag na naman ako ng principal, tanong ni Lisandro. Nakapamaywang na hinarap ang anak na nakadapa sa sofa. Kinukonsente mo ba naman ang mga kalokohan niyang anak mo eh? Sabad ni Helena. Ang babaeng ipinanhik ng kanyang ama bilang kahalili ng mami niya. Matalim na sinulya pa ng dalagita ang babae. Ano ba ang nangyari, iha? Muling usisan ni Lisandro. Pumangon si Cara. Inihagis sa mesa ang binabasang magazine. Sinikmuraan ko iyong bagong instructor ng PE namin. Sinikmu... Cara? Eh, kasi naman, Papa, pinipilit niya akong turuang lumangoy dahil swimming lesson namin. Ang sabi ko ay mas mahusay pa akong lumangoy sa kanya kaya iyong iba na lang. Hinahawakan niya ako ng pilit sa balikat kaya ayun, nakatikim siya. Napahawak sa noon ito si Lisandro. Anak, hindi ka ba naman makakapagpasensya? Umiwas ng maayos kaya o wag na lang kumibo. Hindi ba at ginawa ko na iyang sinasabi ninyo? Iyong muse ng basketball team namin, di ba? Hindi ko pinapansin kahit pa na iyang pangiinis sa akin na hindi ako ang nakuha muse. Wala raw nagawa ang pera ko, kesyo matari lang ako dahil mayaman tayo at kung ano-ano pang pinagsasasabi. Isa pa yon, pagpapasensya ba iyong pinadugo mo ang bibig ng pobreng bata? Hindi ko na ka siya pinapansin pero ayaw namang tumigil. Alam kasi niyang anak mo na aayusin mo mga kalokohang ginagawa niyan. Kaya ayan, abusada. Si Helena uli. Kung nakamamatay lang ang tinging ipinukol ng dalagita sa babae, ay natumba na ito. Kulang pa lang, isang taon ito sa kanila. Dinala ito ng ama niya isang araw. Tagakabilang bayan at guro sa provincial school doon. Kulang na lang sa mga ito ay kasal. At iyon ang hindi mapapayagan ni Cara. Sinabi niya sa papa niyang lalaya siya oras na pakasalan nito ang babae. Naniniwala si Lisandro na gagawin nga ng anak iyon. Kakampi ng dalagita pati na si Natalia na kapatid ni Lisandro. Kaya naman ganoon kabigat ang loob ni Helena sa kanya. Hindi na rin ito nagtuturo dahil nga hindi naman kasal sa ama niya. Sa una mga buwan lang siya nito pinakitaan ng kabaitan. Nitong huli, lumabas din ang tunay na kulay. At magmula na dumating ang babaeng ito sa villa ay tila Reina kung makakilos. Bawat sabihin niya ay kinokontra. Bawat iutos niya ay ipinababago. At kung hindi lang dahil sa papa niya ay pinatulan na niya ito. Tuloy, ang galit at sama ng loob niya kay Helena ay sa ibang tao niya na ibubunton. Anak, gagraduate ka na sa taong ito sa high school. Sana naman ay matutuhan mo umiwas sa trouble. Ipangako mo sa aking huling pag-aayos ko na ito sa mga kalokohan mo. I promise. Matabang niyang sagot na sinabayan ang pasok sa silid. Saka palang pumasok uli sa eskwela si Cara na maayos ni Lisandro ang tungkol sa PE instructor. Cara, nasa labas ng gate ang mayabang mong manliligaw? Inaabangan ka yatang sadya? Si Eileen, classmate at kaibigan niya, anak ng isa sa mga tauhan ng rancho sa San Miguel. Hayaan mo siya? Binastad ko kasi yan noong isang araw. Akala kasi common star player at guwapo'y type ko na. Paano naman kasi? Ang dami may crush dyan. Sila lang? At ang ama niyan ay vice mayor sa kabilang bayan, kaya malakas ang loob. Naku, Eileen ha? Alam mong pinsang buo ng mami ang governor sa lalawigang ito, pero hindi ko ipinagmamayabang. Katunayan nga, hindi lahat ay nakakaalam noon. Kung sa bagay. Sa labas ng gate ay humarang sa kanila si Randy Alfonso. Sa likod nito ay ang mga barkada. Hi, beautiful! Paraanin mo kami, Randy. Nagmamadali ako. Bakit ba ang sungit mo? O sige, ibibreak ko na si Trisha bukas. Basta ba mag-shota na tayo ngayon? Naningkit ang mga mata ng dalagita. Hindi kita type. Masyado ka mahangin para sa akin. Playing hard to get ka lang eh. Kung inahalikan kita dito sa maraming tao, di natauhan ka? Pinitik nito ang hawak ng sigarilyo at lumingon sa mga kabarkadang nagtawanan. Subukan mo. At tinitiyak ko sa iyong pagsisisihan mong naisip mo man lang iyon. Subukan daw oh. Nilingon nito ang mga barkada na nagkantsawan. Oh, di pagbigyan. Kasabay niyon ay niyakap si Cara at pinaghahalikan. Nagpipipiglas ang dalagita ngunit dahil malaki at mataas ang lalaki, ay wala siyang nagawa.
At nang muli siyang hagka nito, ay kinagat niya sa labi. Aray! Sigaw ng Binatilyo. Hayop kang babae ka! At isang malakas na sampal ang ipinadapo nito sa pisngi ni Kara. Biglang nag-atrasa ng mga narong nanonood, pati na ang mga barkada ng lalaki. Itinaas ni Kara ang mukha at tinitigan ang lalaki. Nag-aaboy ang galit sa mga mata niya. Tayo na, Kara! Yakap ni Eileen. Tinignan ang Binatilyong ngingiti-ngiti. Pipiliin mo ang tatarayan mo, ha? Pahabol nitong sigaw na malayo-layo na ang dalawa. Huwag mo siyang pansinin, Kara. Wika ni Eileen na hawak pa rin sa braso ang kaibigan. Kinakabahan nitong may kasunod pa ang nangyari. Titiyakin kong hindi na niya mauulit pa ang ginawa niya, Eileen. May banta sa tinig niya na lalo pang nagpakaba sa kaibigan. Kinabukasan, hindi pumasok si Kara. Itinaon niya naglalaro ng basketball ang mga player nang patakbuhin niya sa loob ng compound ng eskwela ang kabayong si Scotter. Nagpulasan ng mga estudyante na daanan niya. Sa mismong gitna ng basketball court ay pinahinto niya si Scotter. Biglang naghiwalay ang mga nabiglang manlalaro. Kahit ang coach teacher ay hindi rin nakakilos sa pagkabigla sa paglitaw ng malaking kabayong puti sa gitna ng court. Hinarap ng kabayo si Randy na bahagyang nagulat. Ikaw! Inabangan mo ako sa labas ng school premises para bastusin? Duwag ka kasi. Wala kasing sinabi ang tatay mong vice mayor. Umalingaw-ngaw ang tinig ng dalagita. Ako? Kaya kong gawin sa'yo ang anumang gusto kong gawin kahit pa sa ang impyerno. Eh, Kara! Kahit nabigla ay sinika pa rin magpakatagdag ni Randy. Sinabi ko na sa'yo kahapon na pagsisisihan mong naisip mo man lang na bastusin ako. Ngayon! Pagsisisihan mong may nakilala kang Kara San Miguel. Umigpaw ang kamay ni Kara na may hawak ng latigo sa katawan ng hindi nakakilos na si Randy. Sunod-sunod na hagupit ang ginawa niya rito. Punit na ang uniforme nito ay ayaw pang tigilan ni Kara. Saka palang nakabawi sa pagkabigla ang coach nang sumigaw ng tulong si Randy. Mabilis itong hinawakan at pinigil ang kamay ni Kara na may hawak na latigo. Kara, tama na! Magkita tayo kahit saan mo gusto, Randy Alfonso? Huling salitang binitiwan ng dalagita bago muling pinatakbo palabas ng eskwelahan si Scotter. Nagdemanda ang mga magulang ni Randy, subalit agad din namatay ang balitang demanda kung bakit ay walang makapagsabi. Hindi na rin tinapos ni Randy ang huling taon sa high school sa paaralang iyon. Nasa unang taon na ng kolehiyo si Kara ay hindi pa rin nakakalimutan ng lahat ng pangyayaring iyon. Maliban sa mga trouble na ginagawa ni Kara ay walang masasabi ang mga professors sa kanya. Matalino at behave siya sa klase. Nanalo siya! Nanalo siya! Halos magkadarapa sa pagtakbo ang matandang babae sa sigaw na iyon. Ano ka ba naman, Kara? Bakit ba parang nagkakasunog kung makatili ka? Maliban sa papa niya ay bukod tanging si Lucia lang ang nakapagsasalita ng ganoon sa kanya. Naniningkit sa galit ang mga mata ng dalagita na itinuro ang kwadro ni Helena na nakasabit sa dingding. Sino ang nag-alis ng kwadro ng mami dito sa library? At bakit nakasabit ang larawan ng bruhang iyan diyan? Bruha pala ha? Si Helena na nakasandal sa hamba ng pinto. Pwes, ang bruhang ito ay ang asawa ng papa mo at wala kang magagawa kahit ano pa ang gawin mo. Patuyang umisi ito. Hindi ka asawa ng papa dahil hindi ka niya pakakasalan at hindi ka niya pakakasalan kailanman habang buhay pa ako. Iyon ay dahil natatakot mo siya. Pero nangako ang papa mo na pag nasa Maynila ka na, magpapakasal kami. Wala akong pakialam. Alisin mo ang kwadrong ito at ibabalik ko ang kay mami. Nakita na ni Lisandro iyan at wala siyang sinasabi. Kaya maaari ba, Kara, tumahimik ka na lang. Angil ni Helena. Ah, ganoon ha? Mabilis niyang hinablot ang kwadro at inihagi sa harap ni Helena. Biglang nanlisik ang mga mata ni Helena. Nagip nito ng tingin ang figurine na nasa tabi ng mesa at binato kay Kara. Huli na para umilag siya. Nahagip ang tagilirang ulo niya. Sindak na tinakbo ni Lucia ang alaga at sinapo ang ulo. Dugo! Dumudugo ang ulo mo, Kara! Nilingon nito si Helena na hindi man lang nagliligalig. Kampanteng dinampot nito ang kwadro. Baka ang akala mo, Kara, lahat ng tao ay natatakot sa'yo. Pwes, nagkakamali ka. Asawa ako ng ama mo at dapat mong igalang.
Nagdilim ang paningin ni Kara sa nakitang dugo sa kamay ni Lucia mula sa ulo niya. Inabot niya ang latigo na kasabit sa dingding. At bago pa nakahuma si Helena, ay tumama na sa katawan nito ang latigo. Nakatatlong hagupit ang dalagita nang dumating si Lisandro. Kara! Mabilis nitong dinaluhan si Helena na nalugmok sa sahig. Pahisterya ang nagtitili si Helena at hindi malaman kung ano ang gagawin sa mga sugat sa braso. Ang walang hiyang anak mo, Lisandro! Papatayin ako! Hindi ko akalaing magagawa mo kay Helena ito, Kara. Pagalit na wika ni Lisandro sa anak, sumusobra ka na! Sa halip na sumagot ay patakbong lumabas ng library si Kara. Nag-iiyak naman ng todo si Helena. Minsan man ay hindi ko pinanghihimasukan ng mga ginagawa mo, Lisandro. Si Lucia. Subalit hindi ko pinahihintulutang sisigaw-sigawan mo ng ganoon ang anak mo ng dahil lang sa babaeng yan? Lucia, nawawalan ka na ng galang sa asawa ko. Sigaw ni Helena. Nakita mo naman ang ginawa ng alaga mo, di ba, Lucia? Bakit hindi mo inawat si Kara? Itinanong mo ba muna kung bakit ginawa ni Kara yon? Nakita mo ba ang basag na figurine yan, ha? Bata pa ako ay narito na sa villa yung antigong figurine na yan. Ibinato lang ng babaeng iyan sa anak mo at eto ang dugo sa kamay ko. Inalahad nito ang palad. Galing ito sa ulo ni Kara. Pagkasabi niyo ay lumabas ng silid si Lucia. Tinitigan ni Lisandro si Helena. Nang araw ding iyon, ay umalis ng villa si Helena. Totoong pinahalagahan Lisandro ang anak, subalit hindi nito napigil si Kara sa pag-empake ng mga gamit. Doon na muna ako sa mga tiya Natalia, Papa. Huwag ka mag-alala. Uuwi ako rito tuwing semestral break. Hindi ba at talaga namang balak kong sa Maynila ako mag-aral? Inalis nito mula sa wardrobe ang mga damit. Pero sayang naman ang semestre na ito, anak. Isang buwan na lang. Isang buwan na lang pala eh. Kayang-kaya mo na gawin ng paraan niyon, Papa. Isa pa, matataas naman ang grades ko. Kara, I'm sorry. Marahang wika ni Lisandro. Hinarap ni Kara ang ama. Hindi ako nagagalit sa inyo, Papa. Pinaalis naman ninyo ang babaeng yun, di ba? And I'm sorry too. Hindi ko gustong maging hadlang sa kaligayahan mo. But you don't deserve a woman like that. Alam ko, Iha. Matagal ko nang na-realize yun. Hindi ko nga lang alam kung paano sasabihin sa kanya after all. Nawalan siya ng trabaho dahil sa pag-asang pakakasalan ko siya. Well, the cash you've given her ay sobra-sobra pa para magamit niya sa susunod ng mga taon ng kanyang buhay. Sarkastikong sagot ng dalaga. I just don't want you to whipping and punching people around, anak. Tulad noong isang taon, kung hindi dahil kay Governor, tiyak na matatagalan ang kaso mo. Nakibit ang mga balikat ang dalaga. Tapos na yun pa. Anyway, I guess I need a change of environment. Naglong distance na ako sa mga Tia Natalia at Tia Josh. Tumango-tango si Lisandro. Siguro nga ay makabubuting sa Maynila na muna mag-aral ang anak. Matandang kapatid nito si Natalia at military man ang asawa nitong si Josh. Madidisiplina roon si Kara. Sa Maynila na nga nagpatuloy ng pag-aaral si Kara. At tulad ng sinabi niya sa ama, ay umuwi siya tuwing semestral break. Pa, napansin ko may tao sa bahay bakasyonan ng mga Aragon. Umuwi na ba mula sa Amerika ang dalawang matanda? Tanong niya sa ama nang minsang sunduin siya nito sa daungan. Apat na buwan na may tao riyan, Iha. Ang pamangkin ng mag-asawang Aragon na nandiyan. Malayo na ang pick-up ay lumilingon pa rin ang dalaga. Dalawang lalaki ang nakita niya sa bakuran ng bahay. Di pwede na rin niyo siyang kausapin na talukin tuluyan ng ipagbili ang bahaging iyon na lupain. Hindi ba at noon pa ninyo planong bilhin iyon? Dahil nasa gitna mismo ng lupa natin. At saka, mukha namang hindi na uuwi ang mag-asawa mula sa Amerika. Halos isang ektarya ang lupang iyon na nasa gitna ng Rancho San Miguel. Binigyan lang ito ng right of way ayon sa napagkasunduan. Bago nag-migrate sa ibang bansa ang mga Aragon, ay ipinagbili sa mga San Miguel ang lupain ng mga ito. Subalit, itinira ang bahaging iyon na lupain na siya rin namang kinatitirikan ng bahay bakasyonan ng mga ito. Ang dahilan ay dahil baka maisipan ng pamangkin ng mga ito na gamitan ang propriedad. Unang linggo pa lang ni Daniel dito ay kinausap ko na siya, Iha. Wala siyang intensyong ipagbili ang pag-aari nilang iyon. Ang Daniel bang ito ay ang pamangkin mismo na mag-asawa pa? Siya nga, isang pamangkin ni Aling Karing ang kinuha niyang kasama. Ganoon din sa Aling Karing na siyang katiwala ng bahay bakasyonan. Umuwi sa kanila ang matandang babae pagdating ng hapon.
kilala ng dalaga si Aling Karing. Nakataraya ito sa may labas ng Rancho San Miguel at ina ng kaibigan niyang si Aileen. Talagang ito ang katiwala ng mga Aragon noong doon pa naninirahan ng dalawang matanda. Ibig bang sabihin, dito naman ninirahan ang Daniel na yon? Iyon ang nahihimigan kong sinabi ni Daniel. Hindi na kumibo ang dalaga. At least, may kapitbahay ng malapit ang papa niya. Ang bahay ng mga Aragon ang pinakamalapit na bahay mula sa Villa San Miguel. Ikalawang araw pa lang ni Kara mula nang dumating sa rancho ay nagtungo na siya sa paborito niyang lugar, ang Sapa, sa dulong bahagi na lupain ng mga San Miguel. Mula pa noong maliit siya ay tinuring na niyang pribadong daigdig ang lugar na iyon. Nang mamatay ang mami niya, ay doon niya pinalipas ang lahat ng sama ng loob at kalungkutan. Nang iakyat ang papa niya si Helena, ay halos doon din niya ginugugol ang buong maghapon. Maliwanag niyang ipinagbilin sa mga tauhan ng rancho na kailanman ay hindi maaari magpunta sa lugar na iyon ng mga ito. Hiya, it's Carter! Sigaw niya sa kabayo. Mamaya, bago tayo umuwi ay ikaw naman ang paliliguan ko sa may dulo ng Sapa sa inaagusan ng tubig. Subalit nasa bukaan na palang siya nandaan patungo sa Sapa, ay may nakita na siyang kabayo nakatali sa isang puno. Sa kabila ng mga kapal na puno ay ang Sapa na, agad na bumangon ang galit sa dibdib ng dalaga. Kung may kabayo ay may tao. Sinong taga-rancho ang nangahas sa suway ng utos niya? Humigpit ang pagkakahawak ng dalaga sa latigo. Pumaba siya mula sa kabayo at itinali ito sa isa pang puno sa di kalayuan. Nilandas ni Kara ang makipot na daan pababa sa Sapa. Iginala ang tingin. Napakaganda ng lugar na iyon. Hindi na halos matanaw ang langit sa kapal ng mga nagtataas ang puno. Ang paligid naman ay punong-puno ng mga kung ano-anong damo at bulaklak na ligaw. Kung maganda ang Hidden Valley sa Laguna, ay higit ang Sapa niya. Mas makapal ang puno at ang mga damo roon at mas maraming halamang gubat. Naririnig niya ang marahang lagaslas ng munting talon na siyang pinanggagalingan ng tubig sa Sapa. Muling nilinga ni Kara ang paligid. Subalit na sa Sapa mismo ang hinahanap niya. Tahimik na lumalangoy. In beer flush, napahugot ng hininga ang dalaga. Buong buhay niya ay noon lang siya nakakita ng lalaking hubad. At kahit na nga ba nasa ilalim ng tubig ang katawan ng lalaki, ay napakalinaw naman ng Sapa at hindi nagawang itago ng tubig ang kahubadan nito. Nag-aalpasan ang mga muscle nito sa braso at likod habang gumagawa ng butterfly strokes. Mahusay lumangoy ang lalaki. Pero siya man ay mahusay rin. Naramdaman marahil na lalaki naglalangoy na may nagmamasid dito. Tumayo ito sa kabilang pampang at tumingala. Iginala ang tingin sa buong paligid. Nagtama ang paningin nila ng lalaki. Hindi nito malaman kung lulubog o hindi na makita ang babae ang nakatayo sa may malaking bato. Kanina ka ba bariyan? Tanong nito kay Kara. Wow! Tiyak na hindi epekto ng paligid ang boses na iyon. Baka ito iyong paboritong announcer niya sa isang FM radio station at himalang naliligo sa Sapa niya. Kanina pa, sagot ni Kara na bahagyang itinaas sa mukha. Bahagyang naningkit ang mga mata ng lalaki. Kaya babae mong tao ay naninilip ka sa lalaki? Nagibit balikat siya. Namaywang. Nag-e-enjoy akong panoorin ka. Isang live specimen ng male species. Ngayon lang ako nakakita. Pasasisi mo ba ako? Ngumiti ang lalaki sa sinabi niya. Pinagbas ng mabuti ni Kara ang mukha ng lalaki. Hindi ito iyong matatawag na gwapo, pero natitiyak niyang hindi iilang babae ang umiyak sa mukhang iyon. Hindi naman niya ito kasing edad. Marahil ay 29 o 30 years old na ang lalaki. Join me then. Anyaya nito. Nah, I'd rather watch. Naunahan mo na kasi ako eh. That's unfair. Nakita mo ang lahat-lahat sa akin. Bakit hindi ako naman? Biro nito. That is the price you get when you stressed boss. I own this place. Tumaas ang kilay ng lalaki. So, the infamous Kara San Miguel. Ikiniling ng dalaga ang ulo niya ng bahagya. I'm waiting for your verdict. Lord, you're just a kid. Nagdilim ang mukha ni Kara sa narinig. A kid at almost 21? This man must be joking. Kumpara sa'yo ay siguro nga. You must be as old as my father. Alam ng dalagang eksaherado ang sinabi niyang iyon. Pero kung inaakala ng lalaking ito na maiina siya, pues, nagkakamali ito. Maamong mukha pero mataliman dila. Wika nito na nagsasalubong ang kilay. Lihim na gumiti si Kara. Now, we're even. I'm glad to meet you, Daniel Aragon. Sigaw niya uli rito. Magpasalamat ka at hindi mo kabisado ang batas ko pagdating sa Sapang ito. I give allowance to ignorance. Alam ko ang batas mo, Kara.
Pero salamat pa rin sa allowance. Ang dalaga naman ang nagsalubong ang mga kilay. Alam mo, bakit nandito ka pa rin kung ganoon? Tanong niya sa tonong kabisado ng mga taga-rancho. I never thought you'd be here. Alam na lahat na nasa Maynila ka. Bakit mo ipinagraramot ang paraisong ito, Kara? Pumormal ang dalaga. This is my private world, Danielle. Hindi na kailangan ipaliwanag ko pa sa'yo at sana'y igalang mo. I may not be very friendly as some people may have surely told you, pero hindi ko ginagawang kaaway ang nakapaligid sa rancho. Turn around. Aahon na ako. Naiilang ako nakikipag-usap sa'yo na nakalubog sa tubig samantalang ikaw ay pinanonood mo ako. I've been watching you for minutes at kanina pa rin tayo nag-uusap at malinaw ang tubig. What difference that is make? Parahang tanong ng dalaga na halatang nanunukso. Nag-ikting ang mga bagang ng lalaki. Hindi ko inuurugan ang mga ganyang uri ng hamon, young lady. But not this time. Magpasalamat ka at may paggalang ako sa papa mo. Pakihagis mo ang tuwalya ko sa tubig. Nilingon ito ang kinaroroonan ng mga gamit. Gumamit ng paki, pero mataas ang tono. Wala pang lalaki nag-utos kay Kara. Pero hindi niya maintindihan kung bakit marahan siyang lumakad patungo sa kinaroroonan ng tuwalya nito at dinampot iyon. Hindi ako sanay na inuutusan, Aragon. Wika niya, na ibinagsak ang tuwalya sa tubig malayo sa kinaroroonan ng lalaki. Pagkatapos ay sinabayan ng talikod, mga yabag ng kabayo ang narinig ni Danielle. Nilangoy nito ang tuwalya at umahon. Kara San Miguel! Hindi makapaniwalang bulong nito. Marami nang narinig si Danielle tungkol sa anak ni Lisandro San Miguel sa loob ng ilang buwan pamamalagi sa bahay bakasyunan. A very notorious young lady. Pero ang nakita nito kanina ay parang hindi makapapatay ng lamok. She's small. Baka wala pang 5'3 and very slim. Parang hindi nito gustong paniwalaan ang mga kwento ni Aling Karing na katiwala sa bahay bakasyunan. Hindi dahil nag-chismis ito kundi binalaan siyang huwag pumunta sa Sapa. Sinabi nito ang dahilan na nauwi na sa mga pinagagagawa ni Kara mula pa noong bata ito. At sa tingin ni Danielle sa dalaga kanina ay mas tamang sabihing si Kara ang dapat protektahan. Sa tingin nito ay isang babasaging kristal ang dalaga na hipuin lang ay baka mabasag. Hindi nito mapaniwala ang sa likod ng maganda at maamong mukhang iyon ay isang malupit na babae. Natitigan ni Danielle ang mga labi ni Kara. Gaano kaya kalambot iyon? May nakahalik na ba roon? Madudurog kaya ito kung ikukulong nito sa mga bisig ang dalaga? Nang lumakad palayo si Kara ay sinundan ni Danielle ng tingin. She was so graceful that he wanted to dream about it. She has a certain poise na hindi bagay sa suot niyang maongat polo. At kanina nagsasalita si Kara ay inakala nitong nahawi ang mga dahon sa itaas at lumiwanag ang paligid. How would she moan and sigh kung paglalandasin ni Danielle ang mga kamay nito sa katawan ng dalaga? Biglang ipinilig ni Danielle ang ulo. Kailan pa ito nagkaganoon? At sa dinami-rami na babae sa lupa, ay bakit sa isang halos walang taon ang agwat ng edad sa binata? Hanggang sa makauwi si Danielle, ay si Kara ang laman ng isip nito. Si Kara ay isang bahay naman ni Nanaili nagtuloy. Malayo pa siya ay natanawan na siya ng kaibigan. Kara! Salubong ni Aileen. Kailan ka pa dumating? Bumaba ng kabayo ang dalaga at niyakap ang kaibigan. Palita ako, ay nag-asawa ka na. Nahihiyang nagyoko ng ulo sa Aileen. Pasensya ka na kung hindi ko natupad ang kasunduan nating ikaw ang abay sa kasal ko ah. Sabas lang kasi sa bayan kami nagpakasal. At tanan kayo kaya ganoon? Tukso niya. Okay lang yun. Oh, nasaan ang asawa mo? Tumingin siya sa bahay. Halika nga pala, doon tayo sa lilim ng punong sampalok. Doon tayo maupo. Hinila nito ang dalaga sa upuang kawayang nakakapaligid sa malaking puno. Kilala ko ba na pangasawa mo? Ulit na tanong ng dalaga. Hindi. Tagakabilang bayan. Sa bangko siya nagtatrabaho, clerk. Oh well, at least maganda naman pala ang harap buhay ng mister mo. Pero teka, may itatanong nga pala ako sa'yo. Tungkol saan? Hindi ba ang nanay ka rin ang katiwala sa bahay bakasyonan ni Danielle? Tumango ang babae. Nagkakilala na ba kayo ni Danielle? Nakita kami kanina sa Sapa. Inabutan ko siyang naliligo roon. Biglang namilog ang mga mata ni Aileen. Sa Sapa? Oh, ano nangyari? Inaway mo ba? Nagpang-abot ba kayo? Relax. Hindi. Nagtaka nga ako kung bakit. Hindi ako nagalit na makita ko siya. Nakangiting wika niya. Napuna ni Aileen ang kakaibang kislep sa mga mata ni Kara. Anong ibig sabihin niyang kakaibang kislep sa mga mata mo, ha? Huwag kang magsisinungaling. Kilala kita pag may crush ka sa isang tao.
Naiintriga ako sa lalaking yun, maliban pa sa malakas ang dating niya sa akin. Alam mo bang biyudo si Daniel, Kara? Wika ni Eileen na kapag pabigla sa dalaga. Biyudo? Tumango si Eileen. Iyon ang sabi ni nanay. Namatay sa panganganak ang asawa ni Daniel kasama na ang bata. Wala pang isang taon ang nakalilipas. Hindi agad nakakaybo si Kara. But he's young. Iyon ang una nilang anak. At ayon sa kwento ng inay ay bagong kasal lang ang mga ito. Gustong manlumo ni Kara sa narinig. Hindi para sa sarili niya kundi para sa lalaki. Alam niya kung paano mawala ng isang minamahal. Pagdating sa villa ay kinausap ng dalaga ang ama habang nasa mesa sila at naghahaponan. Pa, alam ba ninyong biyudo si Daniel? Tumango si Lisandro na patuloy sa pagsubo. Kilala niyo ba si Daniel, Papa? Bago siya napunta rito? Patuloy ng dalaga. Kapatid ni Gelso ang ama ng batang iyan, iha. Taal na taga rito ang mga Aragon. Ang bahay bakasyon na iyan ang talagang bahay nila. Nang magsipag-asawa ang magkapatid ay sa Maynila na nanirahan ng mga magulang ni Daniel. Namatay sa isang hold-up hostage ang mag-asawa sa isang bangko kasama ng ilan pa. Kinupkop ng mag-asawang Guada at Celso ang 4 na taong gulang na si Daniel at pinag-aral dito. Sa mismong paaral ang pinasukan mo noong ikaw ay elementarya pa lamang. Umabot ng pagkain ang matanda at sandaling huminto sa pagkukwento. Ano ang nangyari pagkatapos, Papa? Isang chemist si Celso at nahirapan sa pagparuot pa rito sa atin kaya ipinasyang sa Maynila na manirahan. Pinatapos lang ng mag-asawa ng elementarya si Daniel bago lumawas. You were barely 4 years old then. Hindi na ba nagbalik dito si Daniel mula noon? Kasama itong bumalik na mag-asawa noong pagpasyahan nilang ipagbili na ang lupain nila sa atin. Ang buong bakasyon iyon ay itinigil ng mag-asawa dito hanggang sa matapos ang bilihan ng lupa. At ang sabi ng mag-asawang Celso at Guada sa akin ay sa ibang bansa na sila maninirahan. Ipinadala ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Celso sa main office. Umabot ng tubig ang dalaga at uminom. How come na hindi ko nakita at natatandaan si Daniel pa? Graduation mo ang linggong iyon sa elementarya at valedictorian ka. Busy kayo ng mami mo sa paghahanda ng valedictory speech. Pati na rin sa pag-aayos ng birthday mo na natapat sa araw ng graduation. Biglang nag-iba ang boses ni Lisandro sa alaalang iyon ng asawa. At mula noon, ay ngayon na lang may bumalik sa bahay ng mga Aragon. Wika ni Kara na tinanguan naman ng ama. Saan nakapag-asawa si Daniel pa? Sa Amerika ba? Masusing tinitigan ni Lisandro ang anak. Maliban sa maaga itong nabiyudo ay wala na akong alam, Kara. Bakit ba ganoon na lang pagnanais mong alamin ang buhay ng taong yun? Nagibit ang mga balikat ang dalaga. Wala naman pa. Kapit-bahay natin, so interesado ako. Pagkatapos magpahid ng bibig, ay tumayo na siya. Naghihinalang sinundan ng tanaw ni Lisandro ang anak na pumanhik sa itaas. Kung hindi pa nito kilala ang dalaga, ay baka maniwala itong ganoon nga. Biglang pumasok sa isip ni Lisandro ang anyo ni Daniel. Sa iilang buwang ipinanatili roon ng lalaki, ay nakuha nito ang pagaling ng mga tao niya sa Rancho San Miguel. At siya man ay gusto niya ang lalaki. Walang alam sa gawaing pang rancho si Daniel. Makinis ang kutis na bagaman hindi kaputian ay hindi rin naman kayo manggi. Pero sinikap na lalaking makibagay sa buhay sa kapaligiran. Sa tulong ni Mang Pepe ay pinag-aralan nitong mga bayo. Madaling natuto si Daniel at ngayon sa loob ng ilang buwan ay para na rin itong ranchero kung kumilos. Hindi iilang beses na itong nakitang tumutulong sa mga tao niya sa pag-aanak ng mga baka. Sumasama rin ito sa burol kung saan nanginginain ang mga baka upang samsamin sa hapon. At bumagay sa lalaki ang sunog na balatsanhi ng malimit na pagbibilid sa araw. Minsan ay inalok na niya itong pangasiwaan ng buong Rancho San Miguel, subalit magalang itong tumanggi. Tutulong ito kung kinakailangan, pero hindi bilang empleyado. Ang hindi nila alam, si Daniel ay kilala bilang Gray sa syudad. Gray na isang doktor. Kaya sa una ay wala itong alam sa kahit na anong gawain. At ngayon ay napansin niya ang pagkaka-interes ng anak dito, tulad din ng ibang mga kadalagahan na kumikislap ang mga mata kapag dumadaan at pinabati ni Daniel. Can Daniel tame her daughter? O isa na naman si Daniel na mapapaamo ni Kara? Malayo pa si Kara ay natanawan na siya ni Daniel, na itanong ng binata sa sarili kung ano kaya ang kailangan ng dalaga. Hi! Bati ni Kara matapos itali sa bakod na kahoy si Scotter. Hindi lumingon si Daniel, patuloy sa ginagawang paglalagay ng mga pagkain ng manok. Hi yourself!
Sagot nito na lumalakad patungo sa isa pang plastic na triyanggulo na siyang pinagpukulungan ng mga tandang. Nag-aalaga ka pala ng mga sasabungin? Ito ang naisip kong maaaring pagkakitaan mula nang matira ako rito ay Bread and Seldom. May iilan na rin akong customers. Palakad-lakad si Kara. Sinusundan ang bawat paglipat ng kulungan ng lalaki na marahil ay mayroong sampu na nakakalat sa bakuran. Bago ka napunta rito, ano ang trabaho mo, Daniel? Kaswal na usisa ng dalaga. Tumayo ng tuwid si Daniel at tinarap siya sa unang pagkakataon. Doing some research at ako ang subject? Sarkastikong tanong nito. You are not very friendly, are you? Nakibit ng mga balikat ang lalaki. Kanino ko utang ang pagdalaw mo? I'm just being neighborly, do you mind? Hindi ito sumagot. Sa halip ay ibinaba sa isang tabi ang mga patoka ng manok at nagpatiunang lumakad patungo sa likod bahay. Halika, pasok ka! Aniyaya nito na hindi lumingon. Walang kimong sumunod ang dalaga. Sa may pinto ng kusina ay sumungaw si Aling Karing. Kumusta na po kayo, Nanay Karing? Bati niya sa ina ni Aileen. Galing po ako kay Aileen kahapon. Gumiti ang matandang babae. Nabinggit nga sa akin ni Aileen, pag-uwi ko noong gabi, mabuti naman at napasyal ka. Bago pa nakasagot si Kara, ay nagsalita si Daniel. Pakidalhan nga ho ninyo kami na maiinom, Aling Karing. Wika nito bago tuluyang pumasok sa sala. Sumunod si Kara. Wala sa loob na dinadampot ang mga knickknacks na nakadisplay. Tinitingnan at muli ring ilalapag. Nakasunod lang ng tingin si Daniel sa kanya. Alam mo bang ngayon lang ako nakapunta rito? Wika niya habang ginagala ang mga mata sa loob ng kabahayan. Tulad sa villa ay malalaking nara ang wall paneling. Pero moderno ang pagkakadesanyo ng villa dahil ipinaayos iyon ng mami niya noon. Ang bahay ng mga Montejero ay nanatiling hindi binago ang ayos. Maliban marahil sa pinalitan ng mga sirambubong at dingding, antigo ang mga kasangkapan. Siguro nga, maikling sagot ni Daniel sa sinabi niya. Nang may mapagtuunan ng pansin ang dalaga sa estante, tinampot niya iyon. Medical encyclopedia, nagbabasa ka ba nito? I read almost everything na makapupuko sa interes ko. Binili mo ito kung gayon? Patuloy ng dalaga na binubuklat ang aklat. Wala man lang bang nakapagsabi sa iyong isang chemical engineer ang Tio Celso sa isang malaking drug company? Matabang na sagot ng lalaki. Tumangutang usaya. Iyon nga pala ang trabaho ng tiyo nito. Lumakad si Daniel patungo sa malaking pinto. Binuksan niyo at tumambad ang maluwang na Teresa. Nilingon nito ang papasok na si Aling Karing. Dito na sa Teresa ninyo, ilapag iyan, Aling Karing. Inilapag na matanda ang tray ng juice at cookies sa mesang ratan at muling pumasok sa loob. Naupo ang dalaga. Si Daniel ay nanatiling nakasandal sa barandilya. Hindi ka ba naiinip dito sa rancho, Daniel? Rancho na rin ang sinabi niya dahil ang lupang kinatitirikan ng bahay ng mga Montejero ay napapaligiran ng rancho. Marami akong pinagkakaabalahan. Formal nitong tugon. Walang ekspresyon ang mukha nakatitig lang sa dalaga. Hindi mo pa namimiss ang city life? Lalo na at ang sabi ng papa eh, matagal kang nanirahan sa Amerika? Nag-alis ng bara sa lalamunan ang lalaki. Sarili kong desisyon ang dito manirahan? To heal wounds? Panayad niyang tanong. Noon lang nagbago ang ekspresyon ni Daniel. Nagsalubong ang mga kilay nito. Hindi ko gustong pag-usapan ang mga tungkol sa personal kong buhay, Kara. May himig ng warning ang tinig nito. Mas madaling nalilimutan ang mapait na alaala, Daniel, kung isi-share sa iba. At paano mo nalaman gusto kong kalimutan ang alaala? Patuya at pagalit nitong tanong. Bahagyang nasaktan si Kara kung bakit, hindi niya alam. Ganoon marahil, kamahal ni Daniel ang asawang na mayapa at hindi gustong lumimot. Hindi maunawaan ni Daniel ang nakita sa mukhang iyon ni Kara, na iglap ding nawala. Sinundan nito ang sinabi. At paano mo nasabi yan? Naranasan mo na bang masaktan? Huminga na malalim si Kara. I was very young when my mother died. Sandaling nagbagong ekspresyon ng mukha ni Daniel sa lungkot ng tinig at mukha ni Kara. Pwede mong ikwento ang sakit na nadama mo sa pagkawala ng mami mo and I will listen. Naroon ang sympathy sa tinig nito. Tumayo ang dalaga at ngumiti. De, huwag na lang tayong mag-usap ng mga malulungkot na bagay. Sa tingin ni Daniel ay muling nagdiwalag ang paligid sa ngiting iyon. Agad nitong ibinaring sa iba ang tingin. Kung gusto mo, samahan mo na lang ako mag-picnic bukas. Maligo tayo sa sapa, doon na rin tayo kumain. Aniyaya niya na sumandal sa poste ng barandilya. Wala akong panahon sa lingkong ito, Kara. Marami akong inaasikaso.
Kahit nakadama ng disappointment ang dalaga, eh hindi nagpahalata. Oh well, siguro sa ibang pagkakataon, I'll be staying the whole semestral break naman dito, Danielle. Gusto ko namang maiba ang bakasyon ko ngayon. Malambing niyang sabi bago sinabayan ng lakad patungo sa isang baitang na hagdang bato. Thank you dito. Dito na rin ako dadaan. Pakisabi kay Nanay Karing na tutuloy na ako. Tumango ang lalaki na sinundan ng tanawang dalaga na umikot sa kinalalagyan ng kabayo. Damn you, Cara San Miguel! Pabagsak na naupo sa upo ang ratan si Danielle. Ano ang ginagawa ng babaeng iyon doon? Hindi ba sapat na naligalig siya nito sa sapa? Bakit kailangan may follow-up? Ni hindi nga niya gustong aminin sa sariling he ache hard along sa gabing nagdaan habang naiisip niya ito. Ipagpapalit niya ang lahat. If only Cara could fill that dumb empty bed with him. But just the thought of it is pure lunacy. Halos isang taon na ang namamatay si Sally at minsan man ay hindi siya nagkaroon ng interes sa isang babae. At minsan man, sa loob ng maraming mga taon ng buhay niya ay walang babaeng nakapagpaligalig sa kanya ng ganoon. And aching for Cara wouldn't do him a bit of good. Unang pagkakataon pa lang na marinig ni Danielle ang pangalan nito ay bumangon na ang curiosity niya sa dibdib and seeing her twice did not end the curiosity. Sana'y madaling lumipas ang mga araw at matapos ang bakasyon ng babaeng iyon sa rancho. Marahil kung nasa Maynila na ito'y muling magbabalik sa normal ang takbo ng pag-iisip niya. Isang araw na galing sa bayan si Cara ay natanawan niya sa harap ng villa ang Wrangler Jeep ni Danielle. Mabilis na ipinarada ang pick-up at nagmamadaling pumasok sa kabahayan. Nandito ba si Danielle Nana Lucia? Bungad niya na makita si Nana Lucia na bumaba ng hagdan. Nasa itaas sa silid ng papa mo. Nabawal sa may kural si Lisandro kanina. Mabuti na lang at naroon sa may malapit si Danielle. Bigla ang pagbundol ng kaba sa dibdib ni Cara. Nabaling sa ama ang buong pag-iisip. Patakbo siyang pumanhik sa itaas sa silid ni Lisandro. Nakahiga si Lisandro habang nasa gilid ng kama si Danielle at nag-uusap ang dalawa. Pa? Nandito ka na pala, iha. Na-i-deposito mo na ba mga cheque? Tumango siya. Tumayo mula sa pagkakaupo si Danielle pagkakita sa kanya. Nagtatanong ang mga mata ni Cara na tumingin dito. Napagod lang ang papa mo, Cara. He had been over-exhausting himself for the past days. May namuong luha sa mga mata ng dalaga. May takot na sumibol sa dibdib. May sakit ba ang papa niya? At sa puso kaya? Alam niyang traidor ang sakit na iyon. Hindi iilang kakilala at mga magulang ang mga kaibigan niya ang alam niyang walang kamok at mukat ay inatake at namatay. Hindi pa siya nakaka-recover sa pagkawala ng mami niya. Mawawala rin ba ang papa niya? Nilapitan siya ni Danielle na makita ang sindak sa mukha niya. Tila siya ay estatwang hindi na nakaalis sa kinatatayuan. Cara! Hinawakan siya nito sa braso. Napagod lang ang papa mo. Over fatigue. Calm down! Banayad nitong wika. Nanunood sa kalamnan niya ang tinin ni Danielle. Tumingala siya upang ibalik ang mga luha. At paano ka nakatitiyak? Doktor ka ba? Bahagyang angil niya rito. Tama si Danielle, iha. Wala kang dapat ipag-alala. Napagod nga lang marahil ako. Bago ka pa kasi umuwi dito ay halos 2 linggo na akong katukatulong ng mga katiwala sa rancho. Ilang baka at kabayo ang nanganak nitong mga nagdaang mga araw. Pinaglipat-lipat ng dalaga ang tingin sa 2 lalaki. Lumakad si Danielle patungo sa pinto. Have an executive check-up, Mr. San Miguel. Mabuti na iyon nakatitiyak. Tutuloy na ako. Saglit itong sinulyapan ng dalaga na hindi lumingon. Maraming salamat, Danielle. Pahabol ni Lisandro bago tuluyan nakalabas ang lalaki. Nilapitan ni Cara ang ama. Papa, sa ayaw at sa gusto ninyo ay lulubos tayo sa Maynila bukas din. Tama si Danielle. Kailangan ninyo ang executive check-up. You're not getting any younger. Alright, para makalma ka. Para kang natukan ng ahas kanina. Pero hindi ka kasama. Maiwan ka dito sa rancho para gawin ang trabaho ko. At iha, habulin mo si Danielle at magpasalamat. You were almost rude sa pagsagot mo kanina. Tumango ang dalaga. Lumabas ng silid at nagmamadaling bumaba. Kasalukuyang iniaatras si Danielle ang jeep nang lumabas siya. Patakbo siyang lumapit dito. May kailangan ka pa, Cara? Sandali lang itong tinitigan ng dalaga. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinawakan sa leeg ng lalaki at kinabig. Ginawaran niya ito ng halik sa mga labi. Tumaas ang dibdib ni Danielle na naningkit ang mga mata. Bakit mo ginawa yun?
Pagalit nitong tanong, "Alam mo, Danielle, you really amazed me. Ngayon lang ako nakakita at nakatagpo ng lalaking nagagalit na hinalikan ng babae. Hindi mo sinasagot ang tanong ko." Nakibit ang mga balikat ng dalaga. "Pasasalamat sa ginawa mo sa Papa. And I'm sorry for being rude. Nabigla ako kanina sa pag-aalala sa Papa." "Kara!" Mariin ang pagkakabigkas na iyon ni Danielle sa pangalan niya. "You just don't kiss people around. Dahil lang sa gusto mong magpasalamat?" Umikot ang mga mata ng dalaga. "I don't kiss people around. I kissed you. So what's the big deal?" "Hindi ginagawa ng matinong babae yan." Sandaling napatitig ang dalaga rito. Gusto niya magalit pero nagpipigil. Just talking to this man, she was able to develop self-control. "Di hindi ako matinong babae." Patuya niyang sang-ayon sa sinabi nito. "But only with you." Pagkasabi niyon ay tumaligo na siya at lumakad papasok sa villa. Mabilis na pinaandar ni Danielle ang jeep. Malayo na sa villa ang binata na bigla itong nagpreno at isinadsad sa tabi ang sasakyan. "Hell, that woman!" Tila nahahapong sumandal ito sa upuan. Nang makita nito kanina si Kara na tila na-shock sa pagkakatayo at anumang sandali ang mayaaring pumatakan luhang pinipigil, ay halos matunaw ang puso nito. Gusto ni Danielle na yakapin ang dalaga at dalhin sa dibdib. Give her assurance na walang dapat ikabahala. At kanina, when her lips touched his, Lord, she made him rock hard. At dampilang ang halik na iyon, ha? Nagagalit ito at kinabahan dahil baka mapuna ni Kara iyon. Huminga na malalim si Danielle. Gustong ipasok lahat sa bagang malamig na simoy ng hangin sa paligid. When was the last time he had a woman in his arms? Mahigit isang taon na. 1 year and 7 months to be exact. Nang kalabang nagdadalang tao si Sally, ay iniwasan na nitong magtalik sila. Si Sally, ginawa nitong bangungot ang buhay niya. Oh well, ang tanging tong kasalanan ay ibigin at mahalin siya. Pero siya, may pag-asa pa bang makarecover? Nang mamatay si Sally ay sa kanya isinisisi ng mga magulang nito ang kamatayan ng kanyang asawa. Tanging si Sally lang ang pinang inayangan ng mga in-laws niya. Ni hindi naisip ng mga ito na nawala rin ang unang apo ng mga ito at siya, saking daw siya. Iyon ang hinihiyaw ng mga ito sa kanya. Mula noon, things had never been the same again. Halos lunuri ni Danielle ang sarili sa alak gabi-gabi. Siya ang pumatay sa mag-ina niya. Hanggang sa sumulat ang tiyo sa selso niya mula sa Amerika. At tuluyan ang ipagbili sa mga San Miguel ang natitirang lupang kinatitirikan ng bahay matapos magpasyang sa Amerika na manirahan. Iyon ang balak ni Danielle kaya siya nagtungo sa Rancho San Miguel. Pero nang muli niya makita ang bahay ng kanyang kamusmusan, ay nagbago ang isip niya. Pag-aari ng mga Montejero ang bahay na iyon mula pa sa mga lolo at lola niya. At kung tutuusin ay pati na ang kalahati ng lupang gayoy na sa pag-aari ng mga San Miguel, hindi man niya muling mababawi ang mga iyon ay nasa pag-aari pa niya ang halos isang ektaryang natitira at ang bahay. Nakatagpo siya ng panandaliang kapayapaan sa kapaligiran. At ang sapa? Ang sapa ni Kara San Miguel ay balsamo sa damdamin niya habang buhay na marahil siyang uusugin ng konsensya at panunumbat. Pero doon at sa paligid ng Rancho San Miguel ay natutuhan niyang makipagkasundo sa sarili. Nakakatulog na siya sa buong magdamag kahit paano. Until Cara San Miguel, an added trouble, a pain in his groin. And she's just a kid. A kid? Sinong binibiro niya? She may be 21 years old, but she's got those curves in all the right places. At hanggang kailan niya mapaglalabanan ang sarili, gayong ang dalaga na mismo ang naglalapit ang sarili nito sa kanya. Gumagayak si Lisandro paalis patungong Maynila. Isang linggo marahil ito roon, 2 araw na magpapa-confine para sa executive check-up. Huwag kang uuwi, Papa, agad hindi ka nakapaglilibang doon. Manood ka ng concert, mag-shopping, but don't tire yourself. Bilin ni Kara, tinitiyak ko sa iyo, iha. This is just a waste of money. Alam ko wala akong sakit. Tumaas ang kilay ng dalaga, na maiwang. Waste of money? I can't believe I'm hearing it from you. Lisandro, San Miguel, anong gagawin mo sa pera? Para sa'yo, sa kinabukasan mo. Thanks, dearest Papa, pero sobra-sobra mga yan. I may not be able to touch half of it until the day I die.
Iniabot niya sa amang attache case. Siya rin ang magdadrive dito patungong Pierre. Sa pagkawala ng ama sa rancho ay si Kara ang nangasiwa sa mga gawain nito. At napagtanto niyang talagang mapapagod ang ama. Hindi na ito bata sa gulang na si Kwenta. Madali na mahapo. Kung bakit pa naman hindi nito gustong ipaubaya na lang sa mga katiwala at ranchero ang trabaho? Kompleto ba ang bilang ng mga baka, Mang Kaloy? Tanong niya sa katiwala na isinasara ang gate. Sa koral na siyang pinag-iipunan na napakaraming mga baka, bahagyang guilt ang nakita niya sa mukha ng matandang katiwala. Nalamangan ako sa pagbibilang kanina, Kara. Akala ko'y husto na, pero kanina nang papasukin isa-isa ni Husto ay kulang ng tatlo. Humihingi ng dispensa ang tinig nito. Nasaan ho ang tatlong baka? Muling tanong ng dalaga na nagsasalubong ang mga kilay. Kahapon ay kulang ng dalawa. At kailangan pa niyang sumama sa burol upang hanapin ang mga ito. At noong nakaraang umaga nang sumama siyang dalhin sa burol ang mga baka, ay may dinatnan na sila roong nanginginain. Mabuti na lang at walang cattle rustlers nito ang mga nakaraang buwan. Hindi iilang beses silang nanakawan noong nakaraang taon. May dalawang nahuli at napaglamangan, hindi naman mga taga roon kundi mga dayo. Binalikan ni na Husto at Efren sa bundok. Oh, ayan na pala ang dalawa. Nilingon ng dalaga at dumarating na dalawang ranchero na hila-hila ang mga baka. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Kara. Pinalingan muli si Mang Kaloy. Ilang taon na kayong naninilbihan sa Rancho San Miguel, Mang Kaloy? Mahigit 2 taon na. Mahigit 20 taon na, Ma'am Kara. Nagtatakang sagot ng matanda. Bakit mo na itanong? Tiyak na narito na kayo sa rancho, hindi pa man ako ipinapanganak. Tumango ang matanda. Nagpatuloy si Kara. Hindi ba ninyo naisip na panahon na para magretiro? Biglang nalito ang matanda. Waring hindi agad naunawaan na nais tukuyin ang dalaga. Anong gusto mong sabihin, Kara? May bakas ng takot na mukha na matandang katiwala na magtanong. Panahon na marahil para magpahinga kayo, Mang Kaloy. Isa sa mga rason ko bakit hindi tuluyan maipaubaya sa inyo ng papa ang trabaho ay dahil nga hindi na nagagawa ng maayos. Hindi na kayo tulad ng dating malakas at bata. Formal na sabi ni Kara. Buong buhay ko'y dito sa rancho ko ginugol, Kara. Dito ako nagkaasawa at nagkaanak. Bakit nais mo akong alisan ng trabaho? Bulalas na matanda na gumagaralgal sa tinig. Mag-uusap tayong muli, Mang Kaloy. Gusto ko rin kausapin si Mang Pepe, Alfon at ang ilang matatandang tao ng rancho. Ipaaalam ko sa inyo kung kailan. Pagkasabi niyo ay pinatakbo na ni Kara si Scatter pauwi sa villa. Naiwang naghihinagpis at nanlulumo si Mang Kaloy. Sa bahay, bakasyonan ng mga Montejero, nagtuloy ang dalaga. Malayo pa lang ay natanawan na siya ni Daniel. Nasa harap ito ng jeep at kinakalikot ang makina. Sa mismong malapit sa jeep, inihinto ni Kara ang kabayo. Nakikita mo pa ba ang ginagawa mo, Daniel? Pasado 5:00 na at medyo madilim. Sinabayan niya ng baba ng kabayo. Itinali ito sa may malapitan. Hindi nag-angat ng ulo si Daniel. Patuloy sa ginagawa. May sadya ka ba sa akin, Kara? Sana. Kung iiwan mo ang ginagawa mo at haharapin mo ako. Sinadya niyang idikit ang braso sa braso nito. Nang kuan ay tinitingnan niya ang ginagawa nito. Mabilis nag-angat ng ulo si Daniel. Mapupuno ka ng grasa. Lumayo ka ng kaunti. Di naman ako natatakot magrasahan ah. Pero bakit ba? Tuwing lalapit ako sa iyo ay tila ka napapaso, Daniel. Huminga ng malalim ang lalaki. Kinuha ang basahan sa tabi at nagpunas ng kamay. Ano ang sadya mo, Kara? Formal nitong tanong. Ikaw? Bahagyang umiti ang mga mata ng lalaki. What do you want from me, kid? Do I look like a kid to you, Daniel? She spoke, softly na parang gustong manuyon ang lalamunan ni Daniel. Wala ka pang 21, hindi ba? Wika nito sa tinig na hindi malaman kung pag-aari nito. Hindi inaalis ni Kara ang pagkakatitig sa lalaki. I will be next month. Eh ano naman ang diferensya noon? Malambing niyang tanong. Hell, anong haba? Pulong ni Daniel. When was the last time you had a woman in your arms, Daniel? Muli? Tinanong niya iyon sa marahan at panayad na tono. Nanlaki ang mga mata ng lalaki sa tanong na iyon. Kara, kung iyon lang ang sadya mo sa akin ay umuwi ka na. Marami akong ginagawa. Mariin at pagalit nitong utos. Hindi ito pinansin ni Kara. Nilaro sa kamay ang latigong hawak. Ilang buwan na rin mula nang dumating ka rito. At ayon sa mga napagtanungan ko, ay hindi ka nanggo-good time? Di hindi ka nagpupunta sa bayan maliban bibilhin. Ibig sabihin, you've been living like a monk. At ano naman ang pakailan mo sa mga aktibidades ko? At bakit kailangan mong ipagtanong? Hindi makapaniwala ang tanong ni Daniel. Don't you long for a woman in your bed? Diretsyong tanong niya na hindi man lang kumurap. Oh dear,
Saan ba niya pinagkukuha ang lakas ng loob ngayong sandaling iyon? At bakit pa naglalabasan sa bibig niya ang mga pinagsasasabi niyang iyon? Nag-igting ang mga bagang ni Daniel. Hinagod na tingin ng dalaga mula ulo pababa. Bakit, Kara? Kung sasabihin ko bang oo ay available ka? May paghahamong tanong nito. Napalunok ang dalaga. Pero pinangatawalan ang nasimulan. Lumakad siya papalapit kay Daniel. Malapit na malapit. Hinawakan ng dalawang kamay ang dulo ng lapel ng polo nito. Tulad na nakikita niya sa sine kapag inaakit ng babae ang lalaki. Kung sasabihin ko bang oo ay available ka rin? Pabulong niyang sabi. Nagtagi sa mga bagang ng lalaki. Marahas na inalis ang dalawang kamay ni Kara at bahagyang itinulak. Napasandal sa jeep ang dalaga. Hindi ako cradle snatcher. At hindi ako makapaniwalang kumikilos at nagsasalita ka ng ganyan. Ano na lang ang sasabihin ng papa mo? Galit nitong sabi. Lumabi si Kara. Kung malalaman niya, sasabihin mo ba? Sa ginagawa mong iyan ay malamang nasabihin ko nga. Why you're acting like a cheap whore? Pumormal ang dalaga. Nasaktan sa sinabing iyon ni Daniel, pero sinikap na baliwalain. Ano ba ginagawa ko, Daniel? Ibinalik ko lang sa iyo ang tinatanong mo sa akin. Kara, you're flirting with me. Alam mo yon? And I do not like girls who do the chasing and wooing. Does that make a cheap whore, Daniel? May paninisi sa tinig niya. You're acting like one. Imagination mo lang yon to turn me off? And if I'll wait for you to chase and woo me? Kailan pa yon? Kung hindi ko pa alam na sinisikap mong galawin ang langit at lupa para lang huwag kang kumawala dyan sa pagpipigil mo sa sarili. Pagaliting sagot ng dalaga. Hindi ko alam kung bakit mo ginagawa ito. Marahil ay nagsawa ka na sa mga lalaki sa Maynila. Kaya sa akin naman nabunto ng kapritsyo mo. To hell with you, Daniel. I may be many things, but I'm still a virgin. Tila batang sigaw nito. Patalikod na nagmura si Daniel. Makaraan ng ilang sandali ay muling hinarap si Kara. Listen, kid. Wala akong pakialam kung virgin ka o whore. I don't want you here. Naiintindihan mo? At kung hindi ka pa uuwi sa sandaling ito, ay ako mismo ang magtatali sa iyo sa kabayo at patatakbuhin kung pauwi. Wika nito sa galit na tono. Kitang-kita ni Kara ang pag-iigting ng mga bagang nito. Hindi ka lang duwag, but you're even a hypocrite. Ipinagkakanulo ka ng mga mata mo kahit na ano pang sabihin mo, Daniel Montejero. But I'm not giving you up, not yet. Sumakay siya sa kabayo at pinatakbo ng mabilis. Nanlalambot na naupo sa bumper ng jeep si Daniel. Itinukod ang mga siko sa mga tuhod at tinutop ang noo. Matagal ito sa ganoong ayos. Binabalik-balikan sa isip ang usapan nito at ni Kara. Gustong isipin ni Daniel na bata pa ito at hindi alam ang mga pinagsasasabi. Oh, she's a spoiled brat. Alam niya yun. Pero paano ang epekto nito sa kanya? Hindi si Kara ang kauna-unahan nagpakita ng motibo sa kanya mula pa noong nagbinata siya. Ang type niya ay hindi niya pinalalampas. Ang hindi ay tinatawanan lang at iniiwasan. Pero si Kara ay may sariling style, uniquely her own. She's warm and gentle, beautiful and seductive, and stubborn as a bull. And she's driving him crazy. Pinubuhay ni Kara ang kaliit-liitang bahagi ng pagkalalaki niya. At hindi siya nito kailangang akitin o lapitan man lang para madaman niya iyon. Ang boses nito, ang mga mata nito ay sapat na para mabaliw siya. Makita pa lang niya si Kara sa malayuan ay ayaw na huminto sa pagkabog ng dibdib niya. Good Lord! He's acting like a dumbstruck teenager at tinawag siya nitong duwag. And in many ways, alam niyang totoo iyon. And never in his entire life that he wanted a woman so much that it ached until now. At hindi niya alam gawa ng paraan iyon. Pag-angat ni Daniel ang mukha, ay nasa may pinto ng kusina si Aling Karing. Kanina pa ho ba kayo riyan? Tumango ang matanda. Hindi ko gustong makinig, Daniel, pero nagsisigawan kayong dalawa. May simpatsya ang tinig ng matanda. Kumpara kanino, ay hindi gustong malaman ni Daniel. Marahan siyang tumayo at mabigat ang mga hakbang na pumasok sa loob. Naupo sa stool, sa bar kinuha ang bote ng alak at nagsalin. Diretsyong ininom ang laman ng kopita. Huwag mo masyadong pansinin si Kara, Daniel. Magmula kasi nang mamatay ang ina niyan ay napalayaw ng husto ni Lisandro. Labis na dinamdam ni Kara ang pagkamatay ng ina. Malapit na siyang magpa-enroll sa high school noon sa Maynila na mili ng gamit niya si Armida. Pag-uwi nito ay lumubog ang sinasakyang ferry boat mula Batangas patungo Mindoro.
Kasama ito sa mga hindi na nakita. Hindi kumikibo si Danielle. Nilingon ang matanda upang patuloy na pakinggan ang sinasabi nito. Walang oras na hindi naglalagi sa sapa si Kara. Gumiti lang ito muli ng dahil dalhanang pinsan ng ina. Ang kanyang munting kabayo. Ganoon pa man ay nag-iba ang ugali ni Kara. Mainitin ang ulo. Wag na wag itong maaargabyalo. At agad na nagagalit at nananakit. Naikwento ko na sa'yo ang mga iyon noong unang tangkain mong magpunta sa sapa. Tumango-tango si Danielle. Muli nagsali ng alak. Sana'y hindi ka na makarating sa iba. O itong mga sinasabi ko. Wag na wag makakarating sa iba. Ang mga sinabi ni Kara. At natahimik ang dalawa. Wala kang aalalahanin sa bagay na yon, anak. At tama ang ginawa mo. Ang kailangan ni Kara ay isang taong hindi niya napapaikot sa kanyang mga daliri. Kaninang marinig ko ang mga sinasabi sa iyo'y parang gusto kong lumabas at padapain. Iiling-iling na dagdag ng matanda. Munti ko nang gawin yon, bulong ni Danielle. Tutuloy na ako, Danielle. Nariyan sa microwave ang pagkain mo. Bukas na lang uli. Wika ni Aling Karing na tuloy nang lumabas. Muli nagsali ng isang shot si Danielle. Kung hindi siya malalasing, tiyak niyang, this night would be another sleepless one. Gusto ko makausap si Kara, nanalo siya. Si Danielle sa pagalit na tono. Teka at titingnan ko kung gising na, Danielle. Sagot ng matanda na nagtaka sa maaga at biglang pagdating na lalaki sa villa. Bago pa nakahakbang ang matanda ay natanawan na nitong bumababa ng hagdan ang bagong gising na si Kara. Nanalo siya. Sinong Danielle? Nagulat pa ang dalaga. Hindi inaasahang mabubungarin ito sa sala. Si Danielle man ay sandaling nalimutan ang dahilan ng pagsugod sa villa sa nakitang ayos ng dalaga. Nakalugay ang buhok ni Kara. Nakasuot ng satin na roba na kulay lilac. Hindi umabot sa tuhod ang haba at ang tanging nag-uugpong ay ang tali sa baywang. Sanay siyang nakikita itong nakamaong ang boots. Naka-t-shirt o di kaya ay polo. Mahaba man o maiksi ang manggas, ibang Kara ang nasa harap niya. Soft and fresh, like a morning breeze. The devil had no right to torture him like this, and the sight of her made him hot all over. Danielle, nakangiting ulit ng dalaga. Ang sabi ko ay may kailangan ka ba sa akin at ang aga mo? Tumikim ang lalaki. Inalis ang tingin sa mga labing nakangiti at nasa harap nito. Totoo ba ang sinabi ng mga tao sa akin na pinagsabihan mo si Mang Kaloy na aalisan ng trabaho? Pumalik sa formal na tinig ang lalaki. Nakadama ng dismaya si Kara. Bahagya nagikab na naupo sa sofa. Nilingon si Nana Lucia sa di kalayuan. Nana Lucia, pakisabi nga po kay Elsie na bigyan kami ng kape. Itinuro niya ang upuan sa lalaki. Maupo ka, Danielle. Napapikit ang lalaki nang sa pag-upong iyon ng dalaga ay matanaw nito ang cleavage niya. Bahagya itong lumayo pero hindi naupo. Hindi mo ako sinasagot. Oh, yes. Iyon ba ang sadya mo sa akin? Alam mo ba na kahapon ng hapon habang nasa bahay kita ay nagkaroon ng mild attack ang matanda? How is he now? Kaswal na tanong ng dalaga. No need to worry. Mild attack daw. Nahimasmasan na kagabi rin. Nasa amin ang kalalakihan kagabi upang hiramin ng jeep at nang madala sa bahay na matanda. Pero nabigyan ko ng first aid at nang umigi ay hindi na rin nagpahatid sa ospital. Well, thank you, Danielle. It seemed na dependent sa'yo mga tao dito sa rancho. At ngayon, ano ang iaabogado mo sa akin para sa kanila? Patuyang tanong ng dalaga. Dahil sa labis na pag-aalalang mawawala ng trabaho ang pobreng matanda, kaya siya inatake, Kara? Iyon din ang ipinangangamba ng matatandang tauhan ng rancho. Dahil lang sabi mo ay kakausapin mo silang lahat. Inabot ng dalaga ang tasa ng kape na inilapag ng katulong. Inialok kay Danielle ang isang tasa pa na hindi kumikilos. Matanda na si Mang Kaloy, Danielle. Wika niya na bahagyang uminom mula sa tasa. Mahina na at malimit ay napapabayaan na mga gawain. Sa ilang araw kong pagmamasid ay nakita ko ang problema. Dala nang hindi na siya reliable. Buong buhay niya ay inukol niya sa paglilingkod sa inyo. Pagalit na sagot ng lalaki. Hindi mo pa pinahahalagahan yon? Huwag kang masyadong sentimental, Danielle. At ang nangyaring ito kay Mang Kaloy ay lalo lamang nagpabilis sa desisyon kong huwag na siyang pagtrabahuhin pa. Baka hindi lang iyon ang abuti niya sa oras ng trabaho. Hindi makapaniwala si Danielle sa sinasabi ng Karap. Ang sabi ni Aling Karing, mabait at maawain si Kara. Huwag lang inaargabyado at pinoprovoke.
Pero hindi iyon na nakikita niya sa ikinikilos at sinasabi nito ngayon. Ang sabi ko kay Mang Kaloy ay hintayin ang papa mo. Marahan itong wika na halatang nagpipigil ng galit. Hindi na kailangan. Effective today ay maghahanap na ako ng pansamantalang kapalit niya. Pupuntahan ko si Mang Kaloy ngayong umaga, Daniel, para sabihin sa kung ano yung plano ko. By the way, gusto mo bang palitan ang pwesto ni Mang Kaloy, Daniel? Ang sabi ng papa, you are very evil and reliable. Seryosong tanong ng dalaga. Kumawala ang galit ng lalaki. You disgust me, Kara. Magutom man ako ay hindi ako paiilalim sa kapangyarihan ng isang tulad mo. Nagsasalubong ang mga kilay ng dalaga. Hindi niya maunawa ng mga ikinikilos na lalaki kanina pa. You don't have to shout at me. Dahil lang sa inaalok ko sa iyo ang trabaho ni na Mang Kaloy at Mang Alfon. Madali namang magsabi ng hindi. Hindi kita pipilitin. Tumayo ang dalaga. Wala ka bang damdamin? Wala ka bang puso? Pinipigil nito ang pagtaas ng boses. Bahagyang umiti si Kara sa tanong na iyon. My heart aches for you, Daniel. Kung wala akong puso at damdamin ay hindi ako masasaktan sa pagbabaliwala mo sa akin. Naningkita mga mata ng lalaki. Ikinalulungkot kong hindi ako pumapatol sa isang tulad mo. Mahina pero mariin ang pagkakasabi nito. Pinamulahan ang mukha si Kara. Hindi iilang beses siyang nainsulto sa mga sinasabi nito, pero hindi niya mapalampas ang sinabi nito ngayon. Itinaas niya ang kamay para sampalin ito. Pero bago umabot iyon sa mukha ni Daniel, ay nahawakan nito ang braso niya. That is an old dusty trick. Sasampalin mo ako para lang makatikim ng halik mula sa akin, ganoon ba? Duya nito. No way, kid. Dahil kung sakali lumapit sa prison ko ang kamay mo, ay hindi halik ang igaganti ko sa'yo, sampal din. Ibinagsak nito ang kamay niya at tumalikod. Matagal na nawala sa pandinig ni Kara ang tunog ng jeep nito. Hindi pa rin siya umaalis sa kinatatayuan. Nanggigilas siya sa inasan ni Daniel. Dumating na galit at umalis na galit. Nainsulto siya at nasaktan. Iyon lang ang malinaw sa isip niya. Hindi na siya nakapag-almusal. Pumanhik siya sa silid at nagbihis. Gusto niyang maiyak? Tama na mga kalokohan niya. Buong buhay niya ay ngayon lang siya nakatikim ng maraming insulto. At lahat ng mga yun ay galing kay Daniel. At bakit ba nagpapakababa siya ng ganoon? Titiyakin niyang iyon na ang huling pagtatagpo nila ng lalaki. Sakay ng kabayong si Scotter ay tinungo ni Kara ang bahay ni Mang Kaloy. Pinapasok siya na may bahay nito, na bagaman sa nagmamagandang umaga ay halatang galit. Ganoon din ang binatilyong nakaupo sa tabi na nakaigang matanda. Maupo ka, Kara. Si Aling Maria. Salamat. Wika ng dalaga pero nanatiling nakatayo. Kamusta na kayo, Mang Kaloy? Naibalita sa akin ni Daniel ang nangyari sa inyo. Hindi agad nakapagsalita ang matanda. Tila may bara sa lalamunan. Nagpatuloy ang dalaga. Iyan ang nais kong ipundo sa inyo. Matanda na kayo at kailangan ng magpahinga. Baka mamaya ay higit pa riyan ang abutin ninyo. Tama ka, Kara. Pero paano naman ang pamilya ko? Ang anak kong si Arturo ay kasalukuy nag-aaral sa kolehiyo sa bayan. Sinulya pa nito ang binatilyo. Hindi naman namin maaasahan ang panganay ko dahil may sarili na rin pamilya yun. Naiintindihan ko iyon. Kaya nga sinabi ko sa inyong, saka na lang tayo mag-usap tungkol doon dahil gusto kong hintayin ng papa. At sabihin ang plano ko. Pero sa nangyari sa inyo ay naisip kong hanggang ngayon na lang ang pagtatrabaho ninyo sa rancho. Tatanggapin ninyo ang kaukulang pensyon buwan-buwan bilang benepisyo sa matagal na ninyong panunungkulan sa amin. Nagkatinginan ang tatlo. Takang-taka ang dalaga sa anyo ng mga ito. Ideya ng papa ang tungkol sa pensyon, Mang Kaloy. Siguro ay madadagdagan iyon kung magpa-file kayo ng disability sa ahensya ng gobyerno kung saan miyembro kayo. Pero bala kong imungkahi sa papa na ang rancho na ang gumasta sa mga huling taon ni Arturo sa kolehiyo. May pension ba ka mo, Kara? At pag-aaralin mo pa sa Arturo ko? Oho. Kahit ang papa ay natitiyak kung iyon din ang imumungkahi sa inyo. Pagdating niya ay imimiting ko ang matatanda sa rancho upang malaman ko kung marapat na silang magretiro. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ng matanda. Nagtatakang naiiling si Kara. Ano ba nangyayari sa mga ito? Nilingon niya ang nakangiting si Aling Maria. Tutuloy na ako, Aling Maria, Mang Kaloy. Tinanguan niya si Arturo nang umiti. Kara, tawag ni Mang Kaloy nang nasa pinto na ang dalaga. Nilingon niya ito. Maraming salamat, Iha. Maraming salamat. Patawarin mo ako kung mali ang naging pangunawa ko sa mga sinabi mo sa akin kahapon. Nagkibit na mga balikat ang dalaga at tuluyan ng umalis.
Humigit kumulang ay nahuhulaan na niya kung ano ang naging pagkakaintindi ng matanda. Iyon din marahil ang nakarating kay Daniel, kaya nagalit ito sa kanya. Si Daniel, mabilis niyang pinatakbo ang kabayo. Gusto niyang makarating sa sapa ng mabilis upang lunurin doon ang sama ng loob niya sa lalaki. Hiya, Scatter! Sa shortcut tayo dumaan! Ang shortcut niyang sinasabi ay nasasakop ng lupaing naiwan sa mga montehero. Bagaman matataas ang damo roon ay mabilis naman niyang mararating ang sapa, hindi niya napunan ang tao ni Daniel na nagtatali ng kalabaw sa may puno ng niyog. Natanong ng binatilyo si Kara at sa pagnanais na huwag makaharang sa daraanan ng dalaga, ay malakas itong hinapit ang kalabaw. Subalit sa halip na paiwas ang takbo ng hayop, ay pumakabila ito. Nahila ang lubid na tali at humarang sa daanan ng kabayo. Huli na nang makita ni Kara iyon. Sumabit ang paa ng kabayo sa lubid at bumagsak ito. Nahulog si Kara bago bumagsak ang kabayo. Hindi nasaktan ng dalaga na sindak na tumayo at tinignan ng kabayong na natiling nakadapa. Kung titingnan ito ay waring hindi na makatayo pa. Oh, Scatter! Scatter! Hiyaw ng dalaga. Regalo ito sa kanya ng Uncle Benya. 6 na buwan makaraang mamatay ang kanyang ina. Sa kanya na lumaki si Scatter at mahal niya ito. Umiiyak na napaluhod sa harap ng kabayo si Kara. Hinaplos sa mukha nito. Scatter! Pagkatapos ay tumigas sa mukha ng dalaga. Binalingan niya ang binatilyo nakatayo rin lang sa sindak na nangyari. Hindi niya nakilalang ito ang pamangkin ni Aling Karing. Ikaw ang may kasalanan nito. Tignan mo ang ginawa mo sa kabayo ko! Umigkas ang latigo sa kamay ng dalaga at tumapo iyon sa binatilyo. Sa sindak ay hindi nagawang kumilos ng huli. Sa ganoon sila dinatnan ng parating na si Daniel. Mabilis itong bumaba ng kabayo at tinakbo ang dalawa. Kara! Pagalit na hiyaw ng lalaki. Mabilis itong inagaw mga kamay niya ang latigo. Sinamantala iyon ang binatilyo na iika-ikang lumayo sa lugar na iyon. Ano ang ginawa mo sa batang iyon? Sa galit ay halos maglabasa ng mga ugat nito sa leeg. Hindi agad nakasagot ang dalaga na humihingal pa sa ginawa. I guess it's high time to give you a dose of your own medicine. Wika nito sa mapanganib na tono. Wala kang karapatang sakta na lamang mga tao dito. Dahil lamang hindi sila makapanlaban sa'yo? Dahil sa pera ninyong mag-ama? At sa takot na mawalan sila ng tirahan at hanap buhay? At bago pa nakakilos si Kara, ay lumapat sa katawan niya ang sariling latigo. Unang haplit pa lang ay bumagsak na siya sa damo. Sinundan iyon ni Daniel ng isa pa. At isa pa. Ang unang dalawang palo ay sa likod ng dalaga tumama at pumunit sa damit niya. Ang ikatlo ay sa maong niya. Bagamat nasaktan ay hindi siya dumaing. Sindak na nanatiling nakadapa sa damo. Alam niyang tumagis. Sa manipis niyang balat ang palo. Alam niyang sumugat iyon sa likod niya dahil halos hindi siya makahinga sa kirot. Inihagis ni Daniel ang latigo sa damo at mabilis na bumaba sa tabi ng dalaga. Sa punit itong polo ay naaaninag ang binata ang mga latay. Kara! Halos walang tinig na lumabas sa bibig nito. Gusto nitong kasuklaman ang sarili sa ginawa. Niyapos ni Daniel si Kara ng marahan at maingat na itinihaya. Sindak at takot ang nakita ni Daniel sa mukha ng dalaga. Kara, pata! Subalit mabilis na kumawala ang dalaga mula sa pagkakahawak niya. Kitang-kita ni Daniel na pumipikit ito sa kirot, subalit sinikap nitong tumayo ng matatag. Sana'y ito na ang huling pagkakataong magtagpuan ng das natin, Daniel Montehero. At bahala ka na sa kabayo ko. Nilingon ni Kara si Scatter. Sinundan ni Daniel ang tingin niya at noon lang nito napuna na kadapa paring si Scatter. Tapusin mo ang paghihirap ni Scatter dahil hindi ko kaya. Mabilis na humakbang ang dalaga patungo sa kabayo. Sandali niya itong tiningnan at bago siya mapaiyak ay nagtatatakbong umalis ng lugar na iyon si Kara. Kara! Tawag ni Daniel na hindi pinansin ng dalaga. Sinulya pa ng lalaki ang kabayong nakalugmok. Naalala ang sinabi ni Aling Karing. Hindi malalakit si Kara kung hindi siya ang unang nasaktan o di kaya ay inargabyado mo siya. Umungol si Daniel. Nagsisikip ang dibdib sa ginawa. Kara! 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 Nagbalik sa kasalukuyan ang isip ng dalaga sa pagtawag na iyon ni Lisandro. Dumungaw siya sa nakatingalang ama. Mag-usap tayo, iha! Pagkway pumasok na ito sa kabahayan. Siya naman ay pumasok sa silid niya. Nagalis ng jacket. Pagkatapos ay nag-t-shirt. Pilit niyang inaninaw sa salamin ang dalawang pilat sa kanyang likod. Kinabig gabihan ng araw ding iyon,
Matapos ang engkwentro nila ni Daniel, ay nagpunta ito sa villa upang kausapin siya. Subalit anuman ang gawin ng lalaki ay hindi niya ito pinakahirapan. At hindi pa sumisikat ang araw kinabukasan, ay nagpahatid na siya kay Mang Pepe sa pantalan. Matinding sakit ng katawan, puso at kahihiyan ang sama-sama niyang nadarama noon. Isama na ang pamimighati para sa kabayong si Scudder. Sa Maynila ay hindi niya maipalawanag sa doktor na tumingin sa kanya kung paano siya nagkalatay. Hindi rin siya napilit ni Natalia na pinag-isipang ang papa niya ang may kagagawa niyon. Hindi niya napigil ang tiyahin na tawagan nito si Lisandro at galit na kumprontahin ito. Gumaling ang mga latay niya subalit nag-iwan ng mga pilat. Maaari niyang ipatanggal iyon sa pamamagitan ng plastic surgery pero hindi niya ginawa. Wala siyang intensyong alisin sa likod niya iyon. Sa hapunan ng gabing iyon, ay hinimok siya ni Lisandro na ipagbili na lang ang motorsiklo at bumili ng bagong sasakyan. I'm sorry pa, pinag-ipunan ko ng matagal ang ipinambili ko dyan mula sa sarili kong allowance. Then, if I can't persuade you, I have to impose my authority as your father, Kara. E dispatcha mo ang motorsiklong iyan, ipagbili mo, o di kaya ay ipamigay mo sa mga pinsan mong lalaki. May katigasang wika ni Lisandro. Pero papa, it is final. Noon lang sa buhay ni Kara na narinig niyang tumaas ng ganoon ang boses ng ama. Nakikita niya ang determinasyon sa tinig nito. Matiim niyang tiningnan ng ama. Yes, Daniel has got something to do with this. Why should you think so? Bakit kailangan impluwensyahan ng ibang tao ang pakikitungo sa sarili kong anak? Hindi na sinagot ng dalaga iyon. Ibinuhos niya ang pansin sa pagkain. Hindi mo na ako sinagot. Huminga ng malalim ang dalaga. Alright, pero gagamitin ko muna ang motorsiklong iyon dito sa loob ng rancho. Alam naman ninyong wala na si Scudder. Magsasalita sana si Lisandro tungkol doon pero minabuting wag nang kumibo. I'll give you 1 week to dispose that bike, Kara. Naroon ang finality sa tinig nito. Nang hindi kumibo ang anak ay lihim na nangiti si Lisandro. Daniel was right. After all, kinabukasan ay dinalaw ni Kara sa Aileen na kabuwanan na ang tiyan. Kamusta ka na? Bungad niya sa kaibigan na nagboborda ng lampin. Halika, dalay ka. Nakangiting sagot ni Aileen. Tila hirap na hirap sa dinadala. Pumasok ang dalaga. Tinitigan ang tiyan ng kaibigan. Kailan ba yan? Araw na lang inihintay ko. Nahihirapan na nga ako eh. Panay kasi ang tigas ng tiyan ko. Hindi maalis-alis ang tingin ni Kara sa tiyan ng kaibigan. Pakiramdam niya ay siya ang nahihirapan lang. Sandali muna ang pinalipas niya bago muling nagsalita. Gusto ko nga palang humingi na paumanhin. Sa ginawa ko noon sa pinsan mo, Aileen, gumiti ang kaibigan. Matagal na yun. Sinabi naman ni Natoy na kasalanan niya. Nahulog ka sa kabayo. Mabuti nga at hindi ka nasaktan. Tumango-tango ang dalaga. Totoo ba yung balibalitang ginawa ni Daniel sa iyo yun, Kara? Alanganing tanong ni Aileen. Huminga na malalim ang dalaga. Bahala ka mag-isip. Hindi ko itatanggi at hindi ko rin aaminin. Kung totoo man yon, ay si Daniel ang higit na naaapektuhan. Ayon sa inay ay lagi na lang ito nag-iisip. Lagi nakatanaw sa malayo. Minsan nga raw ay naitanong nito sa inay kung may balita sa'yo. Papaklang umiti ang dalaga. Kung totoo man ang sinabi mo, Aileen, pareho lang kami. Hindi ko siya nakalimutan sa loob ng nagdaang mga buwan. May simpatya sa mukha ni Aileen para sa kaibigan na muling magsalita. You really did fall for him. I'm afraid so. Ang akala ko noon ay crush, infatuation, pero hindi. Siya ang naging sukatan ko sa mga lalaki na katagpo ko sa Maynila. Sandali lang na nag-isip ang kaibigan. Alam mo bang minsan ay nabanggit ng inay na may hinala siyang may pagtingin sa iyo si Daniel at sinisikap lamang sa kilin? Nag-angat ng mukha si Kara. Bakit naman nasabi ng nanay ka rin yun? Itinanong ko rin niyang tanong mo sa inay pero hindi ako sinagot. Hindi ko maintindihan si Daniel, Aileen. I could see the needs in his eyes pag tinitingnan niya ako. Pero ibang sinasabi niya. He was in fact trying to move heaven and earth to put me off. At nagtagumpay si Daniel sa parting yun. Dahil isang taong mahigit ka rin nawala. Temporarily, gustong sabihin ng dalaga. Pero hindi rin niya tiyak ang sarili. Hindi niya alam kung dapat pang ipagpatuloy ang kahibangan. Nang gabing yun ay nalaman ni Kara mula sa ama na katukatulong si Daniel na nagpapaanak ng kabayo. Alam niyang mahirap na gawain ang pag-aabang at pagtulong sa pagpapaanak sa kabayo o baka.
Karaniwan na. Ay inaabot ng hating gabi ang mga ito. Dala ang termos at mga tasa ay tinuhon niya ang kamalig kung saan naroon si Mang Pepe, ang dalawa pang tauhan at si Daniel. Si Mang Pepe na nakaharap ay nakita siya agad. Magandang gabi sa inyo, Kara. Bati na matanda na sinundan din ang dalawang tauhan. Si Daniel ay ipinasa sa isang kasamang hawak na foil na malinungunan siya. Dinalhan ko ho kayo ng kape. Templado na ho ang laman nitong termos. Inilapag niya iyon sa mahabang bangko kasama ng mga mug. Nilingon ng matanda ang tatlong lalaking nakatanong ko pa rin sa harap ng mare na bagong panganak. Oh mga bata, magkape muna kayo. Daniel, tumayo si Daniel at tinarap si Kara na tinitigan mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay tinignan ng relo nito sa braso. Sige ho, Mang Pepe, pero ihahatid ko lang si Kara pa uwi. Lingon ito sa matanda. Salamat sa tulong mo, Daniel. Tumangulang ito at hinila na ang dalaga palabas ng kamalig. Ano ka ba? Marahang angil ng dalaga nang nasa labas na sila. Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras ng gabi? Si Daniel na hindi pa rin binibitiwan ang kamay niya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko na dinalhan ko kayo ng kape? Sa bahagyang liwanag ng buwan ay nakikita niyang basa ang suot nitong polo sa pawis. Henny smells hours of hard work na humalo sa natural nitong amoy. Naewan niya kung bakit nagdudulot ng di maipaliwanag na damdamin para sa kanya. Alas 10 na ng gabi at madilim ang patungo rito. Hindi mo ba naiisip na baka may humarang sa iyo habang naglalakad ka? Marahan lang ang pagsasalita nito pero hindi matiyak ni Kara kung pag-aalala o galit ang nahihimigan niya sa tinig nito. Daniel, nasa loob ako ng Rancho San Miguel at mga tauhan ng Papa ang narito. Wala pang 5 minutong lakad pa uwi. Kaya maraming napapahamak ng mga babae ay dahil maraming tulad mo. Bakit kailangan magdala ka ng kape? Dati mo bang ginagawa yon? Eh ikaw, dati mo bang ginagawa ang foiling? Hindi kumibo ang lalaki at nakatingin lang sa kanya. Paano nito ipapaliwanag kay Kara na kailangan pag-uri nito ang sarili upang mas madali ang pagtulog? Upang wag ang anyo ni Kara ang lagi nalang gumuguhit sa isip nito sa bawat paghinga. Her images of her soft lips. Pagkatapos ay heto at mismong sa harap nito ay dumating ang babaeng sinisikap nitong alisin sa isip. Very feminine sa suot na mahabang palda at maiksing blusa. At kulay pink na blusa. And just seeing her here under the pale shadow of the moonlight had literally taken his breath away. Isang malalim na buntong hininga pinakawalan ni Daniel. Halika na, ihatid na kita. Daniel Montejero, you are the most complex man I had never met. Wika niya. Kapag nakikipaglapit siya rito, pakikipagkaibigan man o hindi ay tila na pampaso ito. At pagkatapos ay mag-aalala sa kanya sa mga pagkakataong tulad niyon. O di kaya ay ang nakita niyang takot at pag-aalala sa mga mata nito noong tumilapon siya sa damo mula sa motorsiklo. Marami ka bang nakilalang lalaki sa Maynila para masabi mo yan? Nagibit siya ng mga balikat. A few. Hindi na sinundan ni Daniel ang tanong. Hindi nito gustong isipin na nagkaroon ng seryosong kaugnayan sa ibang lalaki si Kara. Nasasaktan nito. Patuloy silang naglakad ng walang hibuan hanggang sa makarating sila sa villa. Ilang sandali na silang nakatayo sa labas ng pinto ay wala pa rin kumikilos. Parehong walang gustong magpaalam. Kara, wika nito makalipas ang ilang saglit. Hindi ko alam kung paano sasabihin nito pero hindi mo ako binigyan ng pagkakataong makahingi ng tawad sa'yo sa ginawa ko bago ka umalis patungo Maynila. Matagal na yon, Daniel. Kung ang physical na latay sa likod ko ang pag-uusapan, matagal nang naghilom. Mahinang sagot niya. Pero nasa dibdib mo pa rin ang masasakit na salitang sinabi ko. Patawarin mo ako sa masasakit na salitang binitiwan ko sa mga maling akala tungkol sa matatanda sa rancho. May himig ng pagsusumamo ang tinig ng lalaki na nakayuko at nakatitig sa mukha niya. Kumislap ang mga mata niyang nakatitig din dito. Alam mo siguro iyong... You don't get anything out of nothing, hindi ba? Nagsalubong ang mga kilay ng lalaki. Meaning, what do I get if I forgive you? Nakangiting tanong niya. I can't believe it. May bayad na ba ang forgiveness ngayon? Oh well, sinabihan niya ng lakad patungo sa pinto. You were asking for something, so I ask for something in return. Wika niya sa marahan at banayad na tinig. Akma niyang pipihitin ang saradura, subalit mabilis na humakbang papalapit si Daniel. At hinila siya pabalik. Halos hindi humihinga si Kara. Nakakulong siya sa mga bisig ni Daniel at natatakot siyang agad pakawalan ito. You're young.
bulong ni Danielle na nakatitig sa kanya. Balang araw, may isang karapat dapat para sa pagtingin mo. At binitiwa na siya nito. And never in her life that she felt so empty. Pinigil ng pride niya ang pagpatak ng mga luhang mabilisan na muon ng mga mata niya. Good night, Kara. Nang mawala sa dilim si Danielle, ay saka palang pumasok ang dalaga. Hindi pa niya naisasara ng husto ang pinto ay humagalpos na ang mga luhang pinipigil niya. Ilang sandali siya sa ganoong ayos. Ikaw ba yan, Kara? Si Lisandro. Agad niyang pinahid ang mga luha sa mga mata. Babanit na ako pa. May problema ka ba, anak? Panayad na tanong nito. Alam nitong si Danielle ang kasama ng anak pauwi dahil natanawan nito ang dalaga sa bintana at ang binata. Nag-alis ng bara sa lalamunan ng dalaga bago sumagot. Walang anuman nito, Papa. Heart problems. Sort of. May maitutulong ba ako? Humiling ang dalaga. Good night pa. Nilampasan niya ang ama at pumanhik. Nasa dulo na siya ng hagdan sa itaas ng muling magsalita si Lisandro. No matter what happens, sweetheart, nandito ako. I know. Pulong niya at tuluyan ang pumasok sa silid. Si Danielle ay nanatiling nakatitig sa kisame ng silid niya. Hindi niya magawang umiwas kay Kara. Nitong nakaraang mga araw, ay sinikap niya magtrabaho hanggang sa wala na matirang lakas pagdating ng gabi. Na-repair na ng lahat ang mga picket fence sa paligid ng bahay. Nahawa na niya halos lahat ng mga damo sa paligid. At kanina ay tinulungan niya si Mang Pepe na magpaanak ng kabayo. Hindi niya ay nalintana ang nangangapal ng mga palad. Ang tanging nais na mabura sa isipan niya si Kara. Daniel ached for her that he wanted to take her right there on the grass. Nasa babaeng iyon ang lahat ng mga pinapangarap niya. And dumbed her and those inquisitive eyes. Dumbed those soft lips. Na wala nang ginawa kundi tuksohin siya. And dumbed him too for taking notice always. Hindi lang iilang beses niya itong sinaktan and she's tougher than he thought. Gusto niyang ibigay rito ang lahat-lahat. Pero ano ba ang kaya niyang ibigay? Isang lalaking nagtatago sa anino ng kahapon? Ibibigay niya ang lahat, mapalaya lang ang sarili mula sa usig ng budhi upang ihandog kay Kara. She doesn't deserve anything else at wala siyang maibibigay. Hindi makapaniwala si Kara sa nakita niya sa harap ng villa na dumungaw siya mula sa veranda. Isang umagang pagising niya. Scudder! Bulalas niya sa nanginginaing puting kabayo. Dali-dali siyang lumabas ng silid at patakbong bumaba. Hindi pa rin makapaniwalang sinuri niya ang hayop. Oh, Scudder, ikaw nga! Niyakap niya ang leeg nito. Tinapik-tapik ang ulo. Pero paanong... Inihati ni Daniel kaninang umagang kabayong iyan-iha. Wika ng papa niya na nasa pintuan. Pero papa, hindi ba at... Ang ibig kong sabihin ay... Hindi niya malaman ang sasabihin. Hindi, grabe ang pinsala ng kabayo mo, Kara. Ayon kay Daniel, wika nito na iiling-iling. Noong unang makita nitong sinasakyan ni Daniel sa Scudder, ay hindi nito maunawaan kung bakit iniwan ng anak ang pinakamamahal na kabayo sa lalaki. Pinatingnan daw niya iyan sa veterinaryo. At hindi naman naging malubha ang pilay. Pinakas ni Danielle at inalagaan. Makalipas ang ilang panahon ay tumatakbo na tulad ng dati. Bago ka dumating ay ginagamit ni Danielle ang kabayo mo. Opa! Nag-uumapaw sa galak ang puso ni Kara na sinakyan ng kabayo at pinaikot-ikot sa paligid. Tuwang-tuwa, walang ipinagbago ang bilis ng pagtakbo nito. Oh, Scudder, you still run like a wind. Hiya! Ang bahay, bakasyunan, ang dinerecho ng dalaga. Gusto niyang pasalamatan si Daniel. Nasa bakuran si Aling Karing at nagwawalis. Magandang umaga, Nanay Karing. Nariyan po ba si Daniel? Tanong niya pero hindi bumababa ng kabayo. Naku, eh, wala si Daniel dito, Kara. Nasa bayan at may kausap na bibili ng mga sasabungin niya. Hindi po bale, saka na lang kung ako babalik. Nasa iyo na pala ang kabayo mo, Kara. Si Aling Karing na hinagod ng tingin ang mag-amo. Hindi nga pala ako nakahingi na paumanin sa inyo sa ginawa ng pamangkin ko. Munti ka na madisgrasya. Ngumiti ang dalaga. May kasalanan din po ako sa kanya, Nanay Karing. Pero sige ho, tutuloy na ho ako. Sa sapa, nagtuloy ang dalaga at maraming oras ang ginugol niya roon bago umuwi. Kinabukasan, ay muling nagtungo ang dalaga sa bahay ni Daniel. Subalit malayo pa siya ay hindi na niya natanawan ang jeep nito sa bakuran. Nahinuha niyang wala ang sadya, kaya agad na nagbalik sa villa. Nang sumunod na araw ay dumating ang anak na lalaki ng tiya na talya niya, si Joey, upang kuhanin ang motorsiklo niya. Itinawag iyon ng papa niya sa mga ito upang siyang mag-uli ng bike.
Alam mo ba, pinsan, na ang tagal kong napahinuhod ang daddy at mommy na sa akin na mapunta ang bike mo. Natawa si Kara. Hindi mo na kailangang sabihin. Kilala ko mga yun. Parang ang papa. Nag-histerya na makita ang motorsiklong yan. Pero paano mo nakumbinsyo ang mga tiyo at tiya? Gamit ni Kuya Rene ang isang kotse, di ba? Eh may trabaho na rin ako ngayon, kaya nakumbinsyo ko silang ang bike mo na lang total. Hindi mo naman pinababayaran ng cash. Payable when able, di ba insan? Biro nito. Okay lang yon. Oh ano, gusto mo subukan natin ngayon? Sure. Kinuha nito ang helmet at isinuot. Hop in. Pagkatapos magpaalam, ay umalis na ang dalawa. Nakaangkas si Kara sa likuran ni Joey. Okay ah. Palitan ko kaya ng pang trunks ang gulong nito. Hindi na. Gagastos ka pa eh. Wala ka naman dito sa rancho. Binilisan ni Joey ang pagpapatakbo kaya humigpit naman ang pagkakayakap ng dalaga rito. Hindi na po na ng dalaga na malayo pa ay natatanong na sila ni Daniel na sakay ng Wrangler jeep nito. Nagsasalubong ang mga kilay na sinundan nito ng tanaw ang dalawa. Si Kara? Nililipad ng hangin ang buhok at nakatawa. Mahigpit na nakayakap sa lalaki nagpapatakbo ng motorsiklo. Sino ang lalaking yon? Nang hapong ding iyon ay dalanan ni Joey ang motorcycle pabalik sa Maynila. Magaan na rin sa dibdib ng dalaga na ipagbili sa pinsan ng bike dahil sa muling pagbabalik sa kanya ni Scatter. Bukod pa roon ay nasunod niya ang gusto ng kanyang papa. Nang sumunod na araw, ay muling naalala ni Kara na hindi pa siya nakakapagpasalamat kay Daniel. Muli siya nagpunta sa bahay bakasyonan ng hapong iyon. Itinali niya sa bakod si Scatter at kumatok sa pinto sa may likod bahay. Walang sumasagot at nang itulak niya ang pinto, ay hindi iyon nakasara. Pumasok siya. Nanay Karing? Nanay Karing! Nang walang sumasagot ay nagtuloy-tuloy sa loob si Kara. Tahimik ang buong kabahayan. Isa-isa niya kinakatok ang mga silid. Isa sa mga iyon ay bukas at itinululak niya. Silid iyon ni Daniel. Kahit na hindi sabihin, nakakalat sa sahig at sa ibabaw ng kama ang mga gamit ito. Bukas ang chest of drawer sa may ibaba na marahil ay dahil sa pagmamadaling kumuha ng gamit at hindi na naisara pa uli. Hindi ba nililipit ni Nanay Karing ang silid ng lalaking ito? Marahan niyang inilipat ulit ang pinto. Sa dulo ng sala, ay isa pa uling silid ang kanyang nakita. Hindi na sana pupuntahan ng dalaga iyon pero naisip na baka naroon si Nanay Karing o si Daniel. Hindi lang marahil narinig ang pagdawag niya. Bukas din na naturang silid. Itinulak niya iyon at tumambad sa kaniya ang library. Walang tao at isasara na sana niya nang may mapansin siya sa mesang sulatan. Lumakad papasok ang dalaga at nilapitan ang mga nakita. Medical books? Medical dictionary? Medical bag? Akmang bubuksan ni Kara ang itim na bag nang marinig ang pagparada sa garahe ng isang sasakyan. Si Daniel marahil at galing ng bayan. Mabilis siyang lumabas ng silid upang salubungin ang dumating. Hindi ba man siya nakakarating ng pinto, ay bumukas iyon. Daniel! Nagulat ang lalaking nang mabungarin siya. Ano ginagawa mo rito? Hindi malaman ni Kara kung ano ang sasabihin. Hinahanap kita. Dire-diretso sa kabahayan ang lalaki. Inalapag ang susi ng jeep sa eskaparate. Bakit mo ako hinahanap? Nawawala ba ako? Sarkastikong sagot nito. Nalito ang dalaga sa tono ng boses nito. Bakit bigla ay muli na namang nagiging unfriendly ito? Bakit wala si Nanay Karing? Hindi ba at nanganak si Aileen kahapon? Doon daw muna siya dahil walang kasamang anak. Patabang nitong sagot. Nang sa pag-angat ng mukha ay natanaw ang nakamukas sa pinto ng library, nagsulubong ang mga kilay nito at nilingon si Kara na doon din nakatingin. Oh, I'm sorry. Humakbang siya patungo roon bago pa napigil si Daniel. Hinilang pasara ang pinto. Pagbukas ko dito ay siya namang pagpasok ng sasakyan mo sa garahe. Nagpadali akong salubungin ka at nalimutan kong isara uli. Matalim na tingin ang ipinukol nito sa kanya na para bang tinatansya ang sinasabi. Isang nakabibingi at nakaiilang nakatahimikan ang sandaling namagitan. Si Kara ang unang nagsalita. Gusto ko nga palang pasalamatan ka sa ginawa mo kay Scatter. Isang kibit na mga balikat ang isinagot ni Daniel. Lumakad ito patungo sa dining room. Binuksan ang ref at kumuha ng juice mula sa pichel at nagsalin sa baso. Uminom at pagkatapos ay sinulyapan si Kara. Help yourself. Wika nitong inilapag sa mesa ang pichel. Kung wala ang Nanay Karing, di mo lang magluluto sa'yo? Gusto mong tulungan kita? Hell no. Angil nito. Nagtatanong ang mga mata ni Kara na muling tumingin kay Daniel.
Dapat ay hindi na siya nagpunta roon. Dapat ay hinayaan na lang niyang lumipas sa mga araw nang ganoon lang. Hindi naman niya kailangan magpasalamat kay Danielle sa pag-aalaga nito kay Scudder dahil sa ginawa nito sa kanya. Pero bakit pa rin siyang gamo-gamo na naaakit sa apoy? Sa isang mapanganib na apoy. Kung iyon lang ang sadya mo sa akin, Kara, ay maaari ka nang umuwi. Baliwala ang ginawa ko kay Scudder at hindi ko kailangan ng tulong mo dito. Ano ba ang ginawa ko, Danielle, at nagagalit ka sa akin? Tanong niya in a very soft voice. Dahil ayoko nandito ka sa bahay ko. Buong akala ko pa nga ay kasama ka nung lalaking nag-angkas sa'yo pabalik sa Maynila. Gusto nitong idagdag. Hindi sumagot si Kara na nakatitig lang sa mukha ng lalaki. Tapunan niya ang pawis nito sa noo. Gusto niyang lumapit upang pahirin iyon. At ilang botones ng polo ni Danielle ang nakabukas. At mula roon ay kitang-kita rin niya ang pawis nito sa dibdib na bumasa sa suot nito. Bakit pa ultimong pawis ay napagtutuunan niya ng pansin? Gusto niyang, well, inuubos niya ang magdamag sa kaiisip at kakapantasya sa lalaking ito. Wala ka bang magawa sa inyo? O di kaya isa rancho? Patuloy ni Danielle. Iginala ni Kara ang tingin sa kabahayan pagkatapos sinilapitan ng isang painting na medyo nakatamingi ang pagkakasabit at inayos iyon. Maraming katulong sa villa, Danielle. Bata at mahusay ang mga bagong tagapangisiwa ng Papa sa rancho. Wala akong karapatan sa sarili naming hardin dahil naroon ang hardinero na pag nakita na akong humahawak ng kalaykay, ay takot na at baka masasante ng Papa. Gusto ko nang maghisterya sa pagkabagot? Poor little rich girl, ha? Patuyang tumawa ang lalaki. But no way, kid. I don't want you here. Even as a friend? Not even as a friend. Napunan ni Danielle ang pait na rumihistro sa mukha ng dalaga. Patalikod itong nagmura. Pero bakit? Her voice, very soft and confusion. Nag-iidding ang mga bagang ni Danielle nang harapin siya. Nag-aapoy ang mga mata. Nilapitan siya nito at tinawakan sa magkabilang balikat. At walang sabi-sabing, siniil siya ng halik. Kay tagal na hinintay ni Kara ang halik na iyon. Kay tagal niyang pinangarap. At ngayon ay halos mapugto ang hininga niya. Wari ay umiikot ang buong paligid. Bumilis ang pintig ng kanyang puso na sa palagay niya ay naririnig na ni Danielle. Sandali lang ang halik na iyon at agad din siyang binitiwan ni Danielle. Iyan ang dahilan kung bakit, Kara. Wika nito sa namamalat na tinig. Because I want you. I wanted you since the first day I saw you. Sandali lang ang pagkabigla ni Kara. Sa maraming pagkakataon, ay nararamdaman niya iyon. He could see the longing in his eyes tuwing titingin ito sa kanya. Ang ikinalilito niya ay kung bakit sinisikap nitong i-reject siya sa maraming pagkakataon, kahit pakikipagkaibigan man lang. Is it so bad, Danielle, wanting someone? Hindi ako ang lalaking para sa iyo, Kara. Sagot nito in a agonizing tone. Ang lalaking kasama mo kahapon, maaaring maibigay niya sa iyo ang hindi ko kaya. Napangiti ang dalaga. Pinsan ko si Joey, anak ng tiya Natalia. Kinuha niya ang bike. Iglap lang ang pag-aliwalas ng mata ni Danielle. Naiinis ito sa sarili at nahuli ni Kara ng ganoon lang. Ano ang maaari mong ibigay sa akin, Danielle? Wala, maliban sa pagmamahal. At bakit ba nito nailabas sa bibig ang pag-aming iyon? Hindi nagpahalta si Kara na nabigla siya at nagalak sa pag-aming na iyon. Iyon lang naman ang gusto ko. Panayad niyang wika. Damn you, Kara. Huwag mo akong pahirapan ng ganito. Lahat ng pagsisikap ay ginawa ko. Lumayo ka lang. Mahal kita, Danielle. At pinahihirapan mo rin ako. Hinawakan ng lalaki ang batok niya tumingin sa itaas. Tila nahahapo. Pagkatapos ay muling tumingin sa dalaga. I have nothing to offer you, not even myself. Lahat ng pinaghirapan ko, buhay ko, ay natapos nang mamatay si Sally at ang sanay anak namin. Parang may humiwa sa dibdib ng dalaga. Nagsimula mag-init ang sulok ng mga mata niya. Ganoon mo siya kamahal? Matagal na siyang walay nasa puso mo pa rin? May sumibol na panibugho sa dibdib niya. Hinawakan ni Danielle ang mukha niya at itinaas. Oh Lord! Why is he so gentle? Gayong alam niya makapal na ang kamay nito sa mga gawain sa loob ng rancho. Kumisla pa mga nag-aantabay na luha sa mga mata niya. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yong hindi ko minahal si Sally? Na bukod tanging ikaw lang ang kauna-unahang babaeng pinag-ukulan ko ng ganitong damdamin? You're so unfair! Halos hindi iyon lumabas sa bibig ni Kara. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha. Ako lang ang pinag-uukulan mo ng ganitong damdamin pero bakit sinasaktan mo ko?
Gusto niyang idagdag pero nagsisikip ang lalamunan niya at Tibtib. Kinabig siya payakap ni Daniel. Oh please darling, don't cry. You are tearing me apart. Kumawala siya. Iyon ang kauna-unahang pagkakataong nakalapit siya kay Daniel. Kung damdamin ang pag-uusapan at gusto niyang maging maliwanag. Bakit kung ganoon, Daniel? Pahigbing tanong niya. Pinahid ang palad ng luha. I love you. Pero ano magagawa ng pag-ibig ko? Wala. Kasamang namatay ni Sally ang lahat ng mga pangarap ko. Ang pagpapahalaga at respeto ko sa sarili. Ayoko madamay ka sa buhay ko na hindi ko alam kung paano ko dadamputing isa-isa. There. Nasabi ni Daniel na iniibig nito si Kara. But it didn't stop him from aching. You are not making sense. Normal si Daniel. Hinawakan sa kamay ang dalaga. Halika na at sasamahan kitang umuwi. Gustong manlumo ni Kara. Muli nagsara ng dibdib si Daniel. Ang pagkalito ay nahalinhina ng galit. Tinabig niya ang kamay nito. Hindi kita naiintindihan, Daniel Montejero. At nakikita kong wala kang balak sabihin sa akin kung ano man yun. Gusto kong sabihin duwag ka, kaya lang ay hindi ko alam kung saan ka naduduwag. Pero hindi ako. Sinabi mong mahal mo ako. Sinabi mong ako lang ang pinag-uukulan mo ng ganoong damdamin. At mahal din kita. You should know me better now. Hindi ko basta isinusuko ang karapatan ko. You're telling me that you love me. Give me the right. Nilapitan siya ni Daniel. Kara, I love you so much. And all I get from you is heartaches and insults. Mahigpit siyang niyakap ng lalaki. And she ached with the comfort his arms gave her. Nararamdaman niya ang kamay nito sa buhok niya, sa likod niya, at sa mukha niya. Humahaplos. Nagmamahal. Unti-unti ay naglalaho ang pait at sakit na nadarama ni Kara. Ipinikit niya ang mga mata at ibinigay ang sarili. Bumilis ang tibok ng pintig ng puso ni Daniel. Inaangkin nito ngayon ang mga labing kay tagal ng pinangarap. Naglalakbay ngayon ang mga kamay nito sa katawang kung ilang gabing hindi nagpatulog sa lalaki. Tunog ba ng orasan na naririnig nila o ang tambol ng sariling dibdib? Bahagyang lumakas ang ihip ng hangin sa labas. Tila nagpapahiwatig ng isang nagbabantang ulan. Pero walang gustong magbigay pansin. Iniwan ito ang mga labi ng dalaga. Itinaas ang kamay ni Kara at isa-isang hinagkan ng fingertips nito. Ang pulso, ang labas at likod ng palad niya. Pagkatapos ay muling inangkin ang mga labi niya. Kung paanong natanggal pareho ang kanilang mga kasuotan, ay hindi na matandaan ni Kara. She was lost. Pagkatapos ay payakap siya nitong ibinaba sa rug, closer and tighter. Upang kahit hangin ay hindi makaraan sa pagitan nila, humihinto lang sa paghalik si Daniel upang ibulong ang pangalan niya at tila ito'y hangin na inihahaplos sa pandinig niya. At nang muli nitong hagkan ng dalaga, he could feel freedom from pain, from everything. He had never known that hunger could be delicious, that a woman, this woman, could taste so sweet. Gustong mamangha ng dalaga sa intensidad na ginagawa ni Daniel, pero hindi niya gustong antalahin man lang ito. Kung mawawala siya, then let her be lost in darkness with him. Hindi niya alam kung paano gagantihan ang kasindhian ng pangangailaan nito. He kissed, he nipped, he touched, and tenderly brushed. At nagpapaubaya siya. She opened to him, gave herself completely. Dance with him in a primitive steps of need and passion. Harsh moan and rock breathing ni Daniel ay tinanggap niyang lahat at nang tuluyang angkinin siya nito ay alam niyang ang buhay niya ay para lang sa lalaking ito. I wasn't very gentle. Tila humihingi ng paumanhin ang tinig nito habang nakatunghay sa kanya makalipas ang ilang sandali. Pinahid na daliri nito ang pawis sa dulo ng kanyang ilong. You make me crazy. Para akong nasa disyerto na mahabang panahon na nang makakita ng tubig ay nalimutan na ang lahat. Numiti siya. I love you. And I love you too. And it's tearing me apart. Bulong nito. Pero hindi yun ang oras para doon. Obligasyon itong ipagkaloob kay Kara ang kaligayahang buong layang ibinigay ng dalaga rito. Hindi alam ni Daniel na ganoon ang epekto ng matagal na panahong pagsisikil sa sarili. Nalimutan itong walang karanasan si Kara. And yet, she was so uncomplaining. Wanting only to give him pleasure. Hindi kumikilos ang dalaga sa pagkakahiga sa rug. Pinipilit pakibagayan ang nangyari sa kanya. Nakatitig lang sa lalaki ang pinaglaanan niya ng lahat-lahat. Sinundan niya si Daniel ng tingin nang tumayo ito. Fascinated by his masculinity. Nagulat pa siya nang yumuko ito at buhatin siya.
Hey, saan mo ako dadalhin? Napakapit siya sa leeg nito. Sa kwarto. We never made it there, so magsimula tayo uli doon. Nakangiting sagot nito, pinihit ni Daniel ang doorknob at itinulak ng binti ang pinto. Isinara din ang paa. Daniel? Nagtatanong ang mga mata ni Kara nang maingat siya nitong inilapag sa kama. You are very beautiful. Buong paghanga at pagsuyong hinagod dito ng tingin ang kabuuan ni Kara. Pinamulakan ang mukha ang dalaga. Naupo sa gilid ng kama si Daniel at tinunghayan siya. Nakatungkod ang isang kamay sa kama. Ang isang kamay ay pinaglalaro sa buhok niya. Pagkatapos ay inihaplo sa linya ng mukha niya, sa pisngi, sa ilong at sa mga labi niya. Di na ba iyon? May gumuhit na init sa katawan ng dalaga. Gusto ko makita ang pilat ng ginawa ko sa iyo, pulong ni Daniel. Pinabadaba nito ang dalaga. Natambad ang dalawang pilat na kakulay na ng balat ni Kara. Yumuko ito at dinampian ang halika mga latay na iyon. Nanayong lahat ng mga balahibo ni Kara sa katawan. Naglakbay ang mga labi ni Daniel sa likod niya, pababa habang humahaplos ang isang kamay nito sa ibang bahagi ng katawan niya. Hindi niya kaya ang sensasyong dulot niyon. Mabilis siyang tumagilid at bumangon. Patalikod siyang niyakap ni Daniel at muling hinagkan sa batok while his hands are cupping her breast. Daniel! Parang gusto niyang awatin sa ginagawa si Daniel. At parang hindi. Hindi niya maunawaan ang damdamin bumabalot sa buong pagkatao niya. May kuryenteng nanunulay sa bawat hawakan at hagyan ng lalaki. Marahan siyang muling inihiga ni Daniel. Inangkin ang mga labi niya. Pagkatapos ay bumaba sa leeg niya. Sa shoulder blade, kissing and gently biting. At patuloy pa sa pagbaba ang mga labi nito hanggang sa dibdib niya. Nagtagal doon, hindi maunawaan ni Kara ang nangyayari sa kanya. Kanina ay nagbibigay siya pero alam niyang may kulang. Ang pagliliyab ng apoy sa katawan niya ay hindi nagkakaroon ng katuparan. Pero ngayon ay iba na. Hindi siya makapaniwalang sa bibig siya nang galing. Ang nanggagaling ang mga ungol na iyon. Ang pagsinghap na tila nalulunod. Oh, please. Bulong niya sa patuloy na ginagawa ni Daniel. Shh. I am doing it. Nice and slow, darling. Relax and let it go. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Parang may inaabot siyang hindi mawari. She ached for his touch, for his kiss, and for his body. She wanted him. At ibinigay lahat iyon ni Daniel. Slowly, unselfishly and completely, she was lost in darkness, suspended in time and space. Kumikislap ang mga mata ni Kara nang ihatid siya ni Daniel sa villa. Makaraan ng ilang oras, her face is glowing with love. Wala akong inaasahang iba, Daniel. Marahan niyang sinabi rito ang nasa tapat na nasa villa. As one song goes, my love has no walls, no ceilings, no floors. Nanuyo ang lalamunan ng lalaki. Parang may kutsilong humiwa ng marahan sa dibdib nito. I don't deserve you. Kung hindi ikaw, then wala nang iba pa. Tipid siyang ngumiti. Kaya niyang itago ang insecurity sa dibdib niya. Take Scatter. Ipahatid mo na lang siya sa akin sa ibang pagkakataon. Bahagyang nanangkit ang mga mata ni Daniel. Anong ibig mong sabihin sa sinasabi mong yan? I surely hope I could be your freedom, Daniel. Pero hindi ko gagawin dahilan na nangyari sa atin para ipilit yon. Kara? Ano ang sasabihin niya sa babaeng ito? Don't get me wrong. Hindi kita'y kinukulong but I'm not giving you up either. Alalahanin mo, binigyan mo ako ng karapatan ng sabihin mong mahal mo ako. Take it back and you're free. Hindi ko magagawa yon. Mahal kita at itanim mo sa isip mo yan. Pagkatapos ay muling sumampa sa kabayo si Daniel at pinatakbo na ito. Sa sapa, nagtuloy si Daniel. Gusto niyang matawa sa sarili? Iyon ang lugar ni Kara kapag may suliranin. Iyon na rin ba ngayon ang lugar niya? Hinubad niya ang mga kasuotan na tumalon sa malinaw na tubig. Pinago ng sarili sa pabalik-balik na paglangoy na tila siya ay nasa Olympic Game. Nang mahapo ay umahon at inilatag ang sarili sa damo. Humihingal at itinuon ang mata sa itaas sa makakapal na punong tumatabing sa pagpasok ng sikat ng araw. Mahal niya si Kara. Iniibig niya ito. At paano na ngayon? Hindi niya kayang mawala ito sa kanya. Sa dalawang beses na magkasunod na pagtatalik na iyon, ay parang kulang pa rin. He couldn't get enough of her. She wanted her forever. Pero sapat na ba ang pagmamahalan nilang dalawa? Mahal niya ang kanyang trabaho at ipinagmamalaki. Mahusay siya roon at maipagmamalaki ng kahit na sinong babae. Pero hindi niya iyon maihandog sa kaisa-isang babaeng iniibig. Kung magpapakasal sila ni Kara, ay kalilimutan niya ang bahaging iyon ng buhay niya. Ibaon sa limot,
isiping that part of his life didn't exist. Hindi niya maaaring pabayaan si Kara. Paano kung magbunga ang nangyari sa kanila? Huwag na yun. Hindi niya kayang mabuhay ngayon nang wala ito. Kanina ay nangarap si Danielle sa bawat pagising niya sa umaga ay nasa tabi niya ito. At sa pag-uwi niya sa maghapong gawain ay naroon pa rin ito, standing by him, sharing the rest of their lives together. At iyon ang mahalaga, walang kwentang iba pa. Dalawang araw na hindi nagpapakita si Danielle kay Kara. Kailangan niyang makagawa ng kapasyahan bago siya umarap sa dalaga. Gusto niyang sa sunod na magkaharap sila ay yayayain na niya itong pakasalan. Palubas siya sa bayan nang sa isang pagligo ay nagkapanabay sila ni Mang Pepe. Sakay ito ng pick-up. Sa ano ang punta ninyo? Hiyaw niya mula sa kanyang jeep. Bibili ng gamot. Ganting hiyaw ng matanda. Umaga pa lang ay sumasakit na ang tiyan ni Kara. Bigla nagpreno si Danielle. May sakit si Kara? Bigla siyang nagmaniobra. Pabalik patungong villa. Nasa sala si Lisandro na dumating siya. Ano ho ang sakit ni Kara? Bungad niya rito. Sumakit ang tiyan kaninang umaga. Ang sabi ko'y baka hindi natunawan kaya ayon. At inutusan ko sa bahay si Pepe para bumili ng gamot. Maari ko ba siyang makita? Sige Danielle, pumanhik ka na. Iyong pinto sa kaliwa ang sa kanya. Wika ni Lisandro na sinabayan ang tingin sa itaas. Nang buksan niya ang pinto ay nakadapa si Kara sa kama. Walang kibo siyang naupo sa tabi ng kama at dinama ang mukha ng dalaga. Nagmulat ang mga mata si Kara. Danielle? Gumiti siya. I missed you. Lumabi si Kara na tumihaya. Kaya pala ngayon ka lang nagpunta dito ha? Nandito na ako ngayon. Pinulsohan ni Danielle ang dalaga. Tiningnan ang mga mata. Ano ba ang kinain mo? Natawa si Kara. Talo mo pa ang doktor sa ginagawa mo sa akin. Ano ang nararamdaman mo? Patuloy na tanong ni Danielle. Wala ka namang lagnat. Sumasakit ang tiyan ko. Bahagya lang naman pero ayaw maalis. On instinct, ay didiinan sana nito ang puso ng dalaga na mahigit ni Kara ang kamay nito. Dinala ito ng dalaga sa mukha niya. I miss you too, Danielle. And I love you. Sagot nito. Pagkatapos ay muling hinagod ng tingin si Kara. Sumasakit ba ang tiyan mo ngayon? A little. Mamaya lang, pag nakainom na ako ng gamot ay mawawala na ito. No, don't take anything. Yes, doctor. Tukso ng dalaga. Hindi niya na po na pag-iigting ng mga bagang ni Danielle. You are overreacting gayong kaunting sakit lang ng tiyan ito. I'd rather you kiss me. Sandali lang na nag-atubili si Danielle. Yumuko ito at siniil ng halik ang dalaga. And Lord, how he wish he could do more than just kissing sa mga sandaling iyon. Sandaling huminto si Danielle but only to whisper her name. Muling inangkin ang mga labi niya. At sa kabila na bahagyang pagsakit ng tiyan, ay nakadama ang dalaga ng sensasyon. Sa puntong yun, pumasok si Lisandro. Subalit na makita ang dalawa, ay dahan-dahang umatras at maingat na isinara ang pinto. Narinig pa rin ni Danielle iyon at nag-angat ng alo. Nilingon nito ang pinto, pagkatapos ay muling binaling sa dalaga ang tingin. Nagkibit na mga balikat si Kara. Isinara ng hangin. Ngumiti ang lalaki. He loved to kiss her, take her in his arms once more, and make love to her tulad ng ginawa nila sa kabilang bahay. Her lips moist and a little swollen from his kisses. Dinaman ito ang mga labi ni Kara. Babalik ako mamayang hapon. Tawagan mo ako pag hindi nawala ang sakit ha. Please stay a little while. Pakiusap niya na hinawakan ng kamay ni Danielle. Ang papa mo nagsara ng pinto, Kara. Natitiyak ko at nakakaya naman sa kanya. I wanted to stay really. Gusto kong i-monitor ang nararamdaman mo. Sa tono ng boses mo ay para bang mabigat ang sakit ko. Nag-aalala lang ako. Malayo ang bayan. Dapat ay nagpa-check up ka kanina. Hindi binabaliwala ang mga nararamdamang sakit. Mga body signals iyon to inform us that something is wrong with our body. I'll remember that, doctor. Biro ng dalaga. Mahigpit na ikinuyom ni Danielle ang mga palad. Pag alis ni Danielle, ay pumasok si Lisandro na upo sa stool malapit sa kama. You are keeping a secret. I love him, pa. Pag-amin niya. At mahal din niya ako. Oh, anong hinihintay ninyo? Bakit hindi niyo ako kausapin para maitakta natin ang kasal ninyo? Si Danielle ang napipisil kong talagang para sa'yo, iha. Bakas ang excitement sa tinig ni Lisandro. Hayaan niyo siyang mag-usap, papa. Sa ngayon ay may problema si Danielle. It is some kind of a battle with himself. At ang akala ko pa naman ay mapapadali na ang pagkakaroon ko ng apo. Umaasa ako pa na sana'y mas malakas ang pag-ibig namin sa isa't isa at anuman ang tinatago ni Danielle ay kaya na niyang sabihin sa akin. Tumango-tango si Lisandro.
Pagkatapos ay lumabas na rin na si Lid. Hindi tumigil ang sakit ng tiyan ni Kara sa maghapong iyon. Salip ay lalo pang tumindi. Nagsusuka siya at hindi na halos makatayo. Pinatawagan niya sa papa niya si Daniel na dumating agad makalipas ang ilang minuto. Daniel, masakit na masakit. Walang kibong pinisil ng marahan ni Daniel ang tagiliran niya. Masakit ba ito? Daing ang isinagot ni Kara. Muling pinisil nito ang kabila pa. Nabilipit na ang dalaga. It hurts all over. Pinangko na siya nito pagkasabi niya iyon. I'll take you to the hospital, darling. Iyon din. Kung tama ang kutob ko ay appendicitis. Sa ibaba ay naghihintay si Lisandro. Sinabi ni Daniel na dadalhin ang dalaga sa ospital. Ako na magdadrive, Daniel. Pagdating sa provincial hospital, ay agad na nailagay sa stretcher si Kara. Agad din nag-request ng blood test si Daniel. Balak pa nitong sumama sa loob ng laboratory subalit hindi pumayag ang resident doctor. Dito na lang tayo, Daniel. Sasabihan ka na lang namin sa resulta. Si Lisandro na hinawakan sa braso ang lalaki. Naupo ang matanda subalit hindi si Daniel. Palakad-lakad ito. Iiling-iling na lang si Lisandro. Makalipas ang ilang minuto ay muling lumabas ang resident doctor na may kasamang isa pa. Mr. San Miguel, kailangan maoperahan ang anak ninyo ngayon din. Wika ng resident doctor kay Lisandro. Ano ang resulta ng lab test sa dugo ng pasyente? Tanong ni Daniel. Appendicitis. Poputok ito anumang sandali. Gawin ninyo ang dapat gawin. Dr. Almario, wika ni Lisandro sa resident doctor. Ang isang doktor ay nakamasid lang at pasulyap-sulyap kay Daniel. Binalingan ni Dr. Almario ang kataming doktor. Mga resident doctor kami at hindi siruhano. Iisang siruhano lamang ang nandito ngayon at kasalukuyang nasa operating room at may inooperahang pasyente. It is a 2-hour operation at kauumpisa pa lang. Then what do you suggest us to do? Si Daniel na nagtaas ng boses. Itakbo ninyo sa kabilang bahay ng pasyente, Mr. San Miguel. Itatawag namin. Daniel? Buong pag-aalalang napatingin si Lizardo. Aabot ba ang pasyente? Tanong nito sa nagngangalit na bagang. We will have to take the risk, sagot ng resident doctor. Wala pang isang oras ang biyahe mula rito. Mas mahaba ang oras ng paghihintay sa siruhanong nasa operating room. Mabilis na tumalikod si Daniel at lumakad patungo sa labas ng ospital. Alam niya sa anyo pala ni Kara na masama ang lagay nito. Ano ang gagawin niya? Tumingala siya sa langit na dumidilim na. Pababayaan ba niya si Kara? Pababayaan ba niyang isugal ang buhay nito at itakbo sa kabilang provincial hospital? Is it now or never, Daniel? Mahalaga ang bawat sandali. Kahit hindi sabihin ng mga doktor na iyon ay alam mo ang kalagayan ni Kara. Hindi ko magagawa. Muling hiyaw ng isip ni Daniel. Namatay ang mag-anak ko sa mga kamay na ito. Paano kung maulit iyon kay Kara? Paano kung hindi na pala niya alam ang pag-oopera? Paano kung manginig ang mga kamay niya? Tumakbo ka, Daniel. Kung ganoon, hayaan mong manganib at maaaring mamatay ang kaisa-isang babaeng mahalaga pa kaysa sa sarili mong buhay. Isang dantay sa balikat ang nagpalingon kay Daniel. Si Lisandro. Tayo na, Daniel. Dalhin na natin sa Occidental si Kara. May bakas ng takot ang mukha nito. Walang kaibong muling bumalik sa loob si Daniel. Naroon pa rin ang dalawang doktor. Ako ang o-opera sa pasyente. Tatlong pares na mga mata ang natuon sa kanya. Daniel, anong sinasabi mo? Any one of you can check with medical doctors. Inquire about me, Daniel Montejero. May authority ang tinig niya. Umaliwala sa mukha ng isang doktor na katabi ni Dr. Almario. Ngumiti ito at lumapit kay Daniel. Iniabot ang kamay. Ako si Dr. Felipe. There's no need for inquiry. Dr. Jonathan Daniel Montejero. I thought you're familiar. Isa ako sa mga bagong graduates noong 1993 when you delivered a lecture in PICC. It is my privilege to assist you, doctor. Isa akong anesthesiologist. Tumango si Daniel at tinanggap ang kamay ng doktor. Sumunod din si Dr. Almario. Ipinahanda niya ang isa pang OR. Bago siya pumasok ay nilingon si Lisandro. Gumiti ito. Alam ko na sa mabuting mga kamay ang anak ko, Dr. Daniel Montejero. Alanganing tumango si Daniel at pumasok na sa loob. Nakasuot na ng hospital robe si Daniel. Ganoon din sina Dr. Almario at Dr. Felipe. Sinusuotan siya ng guwantes ng isang nurse. Tumatalab na ang anesthesia kay Kara nang lapitan niya ito. Kara, ako mag-oopera sa'yo. Nagtitiwala ka ba sa akin? Marahan niyang tanong. Hindi alam ng dalaga kung nanalaginip ba siya o hindi. Unti-unting namamanhid ang kalahati ng katawan niya. Nang walang alinlangan, Daniel, mahina niyang sagot.
Pagkatapos ay nakita niya nang itaas na ni Daniel ang mask nito. Nasa veranda si Kara at tinatanaw ang malawak na lupain. Ang mga burol at bundok kung saan doon nangiginain ang mga baka. Gumaling ang mga latay niya subalit nag-iwan ng mga pilat. Maaari niyang ipatanggal iyon sa pamamagitan ng plastic surgery pero hindi niya ginawa. Wala siyang intensyong alisin sa likod niya iyon. Sa hapunan ng gabing iyon ay hinimok siya ni Lisandro na ipagbili na lang ang motorsiklo at bumili ng bagong sasakyan. I'm sorry pa. Pinag-ipunan ko ng matagal ang ipinabili ko dyan mula sa sarili kong allowance. Then, if I can't persuade you, I have to impose my authority as your father, Kara. E dispatcha mo ang motorsiklong iyan. Ipagbili mo o di kaya ay ipamigay mo sa mga pinsan mong lalaki. May katigasang wika ni Lisandro. Pero papa, it is final. Noon lang sa buhay ni Kara na narinig niyang tumaas ng ganoon ang boses ng ama. Nakikita niya ang determinasyon sa tinig nito. Matiim niyang tiningnan ng ama. Yes, Daniel has got something to do with this? Why should you think so? Bakit kailangan impluwensyahan ng ibang tao ang pakikitungo sa sarili kong anak? Hindi na sinagot ng dalaga iyon. Ibinuhos niya ang pansin sa pagkain. Hindi mo na ako sinagot. Huminga ng malalim ang dalaga. Alright. Pero gagamitin ko muna ang motorsiklong iyon dito sa loob ng rancho. Alam naman ninyong wala na si Scatter. Magsasalita sana si Lisandro tungkol doon pero minabuting wag nang kumibo. I'll give you 1 week to dispose that bike, Kara. Naroon ang finality sa tinig nito. Nang hindi kumibo ang anak ay lihim na nangiti si Lisandro. Daniel was right. After all, kinabukasan ay dinalaw ni Kara si Aileen. Nakabuwan na ang tiyan. Kamusta ka na? Bungad niya sa kaibigan na nagboborda ng lampin. Halika, dalay ka. Nakangiting sagot ni Aileen. Tila hirap na hirap sa dinadala. Pumasok ang dalaga. Tinitigan ang tiyan ng kaibigan. Kailan ba yan? Araw na lang inihintay ko. Nahihirapan na nga ako eh. Panay kasi ang tigas ng tiyan ko. Hindi maalis-alis ang tingin ni Kara sa tiyan ng kaibigan. Pakiramdam niya ay siya ang nahihirapan lang. Sandali muna ang pinalipas niya bago muling nagsalita. Gusto ko nga palang humingi na paumanhin. Sa ginawa ko noon sa pinsan mo, Aileen, gumiti ang kaibigan. Matagal na yon. Sinabi naman ni Natoy na kasalanan niya. Nahulog ka sa kabayo. Mabuti nga at hindi ka nasaktan. Tumango-tango ang dalaga. Totoo ba yung balibalitang ginawa ni Daniel sa'yo yun, Kara? Alanganing tanong ni Aileen. Huminga na malalim ang dalaga. Bahala ka mag-isip. Hindi ko itatanggi at hindi ko rin aaminin. She has always loved the mountains. Doon siya lumaki at nagkaisip. At sa kabila ng mga bundok na iyon ay ang dagat. Naroroon ang mga magagandang beach resort na dinadayo ng mga turista. At iyong naaabot ng tanaw niya ay pag-aari lahat ng mga San Miguel. At hindi magtatagal ay mapapasa kaniya bilang kaisa-isang tagapagmana. Pero aanhin niyang lahat ang mga iyon kung hindi naman niya makakasama ang kaisa-isang lalaking iniibig. 3 linggo na ang mahigit mula nang lumabas si Kara sa ospital. Subalit mula noong araw na operahan siya ni Daniel, ay hindi pa niya ito nakikita magpahanggang ngayon. Umuwi sa Maynila si Daniel. Iyon ang paalam nito sa papa niya. Marami daw itong aayusin at aasikasuhin. Pero bakit hindi ito tumatawag? At ngayon nga, ay halos gusto na niyang mawala ng pag-asang babalik pa si Daniel. Hindi niya na malaya ng pag-agos sa mga luha niya at ang marahan niyang paghikbi. Kara, nilingon niya ang ama. Nasa likuran niya at kanina pa marahil siya pinagmamasdan. Papa, umiiyak ka na naman, iha. Pinahid ng mga pala niya mga luha. Huwag kang mag-alala, papa. I'll get by. Nangako si Daniel na babalik siya, anak. Kulang 1 buwan na mula nang lumuwas siya sa Maynila at hindi rin siya tumatawag. Kung ano man ang inaayos niya ay marahil matagal nang natapos. Marahil ay dapat ko nang tanggapin sa sariling hindi na siya babalik. May tiwala ako sa taong iyon, Kara. Alam kong babalik siya. Sa simula pa lang pa, ay walang ipinangako si Daniel sa akin. At ngayon natagpuan na niya ang sarili niya ay hindi na niya ako kailangan. Mahal ka niya. Ipinagtapat niya sa akin. Tumango ang dalaga. I'll be fine, Papa. Hindi ako si Kara San Miguel kung hindi ko kaya ito. Diba? Everybody knows I'm tough. Walang kaibong iniwan siya ni Lisandro. Tumingala sa langit si Kara upang ibalik ang mga luha.
Tama yun, hindi na siya dapat pang umiyak. Malilimot din niya si Danielle. Lahat naman ng sakit ay nawawala sa paglipas ng panahon. 2 linggo pa ang matuling lumipas. Nagagawa na niyang sakyang muli si Scudder at mamasyal paikot-iikot sa rancho. Nadalaw na niya si Aileen dahil mula ng mga anak ito ay hindi pa niya napupuntahan, pero siya ay dinalaw nito sa ospital. Nakapamasyal na rin si Kara sa dating mga kakilala at kaibigan sa bayan. Kailangan niya libangin ang sarili, kung hindi ay igugupo siya ng kalungkutan. Hindi iilang beses niyang ginugol ang maghapon sa sapa upang palipasin ang lungkot. Tulad ngayon, may ilang minuto na siyang nakatingin sa tubig pero wala namang tinatanaw. Nagulat pa siya sa biglang pagbagsak ng kung ano sama, lalim na bahagi ng sapa. May tumalon mula sa kabilang bahagi ng pampang. Bigla ang pagsibol ng kaba sa dibdib ni Kara. Walang maaaring manghahas, gamitin ang sapa, maliban sa iisang tao lang. Tumayo siya at tumingin sa nalakabusaw na tubig. Hinihintay niya ang paglutang ng sumisid, kasabay na mabilis na pagsasal ng kaba. Sa mismong tapat niya, lumutang ang hinihintay. Mawalang galang na nga po, diwatang may-ari ng sapang ito. Danielle? Pulalas ni Kara na kung hindi siya nakakapit sa bato, ay malamang na nahulog siya sa pagkabigla. Mula sa tubig ay umakon ang lalaki. Tumutulo ang tubig sa matipunong katawan na nakasuot ng bikini trunks na kulay itim. Gusto niyang mangiti. Para niya nakita ang isang god statue sa Pergamon Museum sa East Berlin na nagkabuhay at lumakad patungo sa kaniya. Nakatayo at nakangiti sa harap niya si Danielle, pero wala pa rin siyang maapukap sabihin. Strange, ngayon ka lang yata walang masabi. Ang appendicitis mo ang inopera ko, hindi ang dila mo. Nakangiti ang biro nito. Kailan ka pa dumating? Siguro 20 minutes ago. Dumiretso ako sa villa pero wala ka. Lumapit pa ito sa kanya na malapit na malapit. Lagi ako rito. Wika niya natitig na titig sa mukha ng lalaki. Fascinated by the droplets of water na pumabagsak mula sa basang buhok nito. Kanina pa ako nakatitig sa iyo mula sa kabila, pero hindi mo ako napapansin. Why are you so lonely that I could almost feel the pain? Wika nito sa tinig na halos hangin lang ang nagdala sa pandinig niya. Nararamdaman ni Kara sa pisngi niya ang hininga nito. And yet, they were not touching. Kung hindi niya pipigilan ang sarili, ay yayakapin niya si Danielle. Isang buntong hininga pinakawalan niya at naupong muli sa malaking bato. Bakit ka narito, Danielle? What a strange way of welcoming a man you profess to be in love with. Be serious, Danielle. Bakit ka narito? Bakit ngayon ka lang? And what now? Punong-puno ng insekuridad ang tinig niya. Naupo sa harap niya si Danielle sa may damo. Hinawakan nito ang dalawa niyang kamay. First thing first, anong una mong gustong malaman? Hindi mo sinabing isa kang surgeon doctor. May himig ng akusasyon ang tinig niya. Sa ibang bansa ako nagtapos ng pagkadoktor tulad ng alam na lahat. Doon din ako nag-practice bilang isang siruhano at a very young age. I became a surgeon. Gusto kong dito sa Pilipinas magtrabaho. Nang umuwi ako more than 2 years ago, nakilala ko si Sally. Isa siyang nurse. We agreed to a relationship. Basta ba walang serious commitment. Moderno siya sa lahat ng bagay. So iniisip ko na okay lang sa kanya. Then she tricked me into marrying her by becoming pregnant. Alam niyang wala akong pag-ibig sa kanya, pero hindi ko naman maaaring pabayaan na magiging anak ko. So I married her barely 2 months mula na magkakilala kami. Okay na sana dahil mabait at masikasa si Sally. Sabi ko siguro, ilusyon lang talaga ang pag-ibig. Sandali itong huminto at tumitig kay Kara. Hinawakan ng mahigpit ang kamay ng dalaga. Until I met you, darling. Doon ko lamang nalaman kung ano ang nawala sa akin. Ano ang nangyari pagkatapos, Danielle? Nagbuntong hininga ang lalaki. Hanggang sa malaman ng family doctor nila na buntis siya. Kinausap ako at sinabing hindi maaaring magdalang tao sa Sally dahil panganganib ang buhay nito at maging ang sa bata. Nagalit ako at nagkaroon kami ng pagtatalo. Mahal lang daw niya ako kaya nagawa niya yun. I called it selfishness. Isinapanganib niya ang buhay nila mag-ina. Iniwasan ko magtali kami mula noon. Hindi ko rin magagawa kahit pilitin ko. Pumapasok sa isip kong niloko niya ako. Hindi lang sa pagpapakasal ko sa kanya kundi alam pala niyang hindi siya maaaring magbuntis sa ginawa pa rin niya. Dinamdam ni Sally yun na lalong nagpalala sa kalagayan niya. At isa pa yun sa malaking dalahin ko. Ilang beses kong sinikap na ibigay sa kanya ang obligasyon ko sexually, pero katawan ko ang umaayaw hanggang sa dumating ang araw na manganganak siya. Hindi ko siya maipagkatiwala sa ibang doktor dahil sa kaligayan niya.
Malaki ang tiwala ko sa kakayahan ko plus the fit na malaki ang kalamangan ng medisina sa ibang bansa. Pumutol na damo si Daniel at nilaro-laro ng daliri. Hindi gumigubo si Kara. Hindi niya alam na nagpipigil na pala siya ng paghinga. Tulad ng dapat asahan ay nanganib ang mag-ina ko. Maraming komplikasyon hanggang sa dumating sa puntong isa lamang ang maaaring iligtas. Si Sally o ang bata. Kailangan ko raw mamili. At ayokong mamili, Kara. Damang-daman ng dalaga ang bigat sa dibdib nito. Parang naroon siya ng mga sandaling napapaharap si Daniel sa suliranin. Gusto ko silang parehong iligtas sa abot ng aking kakayahan at kaalaman sa medisina. Ginawa kong lahat ang magagawa ko, mailigtas lamang sila mag-ina. Tumayo si Daniel at inihagi sa tubig ang damong binunod. And in the process, naiwala mo silang pareho? Mahinang dugtong ni Kara. Tumango si Daniel. And my life has never been the same again. Sinisisi ako ng mga magulang niya sa harap ng marami sa pagkamatay ni Sally. Tanging si Sally ang mahalaga na para bang hindi nila dugo ang munting batang kasamang namatay ng ina. Pinabayaan ko raw mamatay si Sally dahil wala akong pag-ibig dito. Kung pinili ko ang anak nila ay maaaring buhay pa ito ngayon. Professionally, naiintindihan ako ng mga kapwa ko, doktor. Pero alam kong kung sa kanila dumating ang pangyayaring iyon ay mamimili sila. Tuloy, tuwing titingnan nila ako ay iniisip kong gusto nilang sabihin pinatay ko si Sally. Kinagap ni Kara ang isang kamay ni Daniel. Ikinulong sa mga pala niya at dinala sa dibdib. Bakit hindi ka namili, Daniel? Kinakabahan siya sa tanong na iyon. Nakapaloob doon ang pinakamahalagang bahagi ng pagkatao ng lalaking iniibig niya. Dahil wala akong karapatang gawin iyon. Hindi ako Diyos, Kara, para pagpasyahan kung sino ang dapat mabuhay o kung sino ang dapat mamatay. Naiintindihan mo ba ako, ha? Mahalaga para kay Daniel ang sagot ng dalaga. Kalayaan o pagkakulong sa habang panahong pag-uusig ng budhi ang kahulugan ng isasagot ni Kara. Tumango ang dalaga. Nauunawaan kita, Daniel, at ipinagmamalaki kita. Tama ang kapasyahan mo. Walang karapatan ng taong mamili kung sino ang dapat mabuhay o mamatay, gaano man kamahal sa kanila ang taong yun. Tamang ang Diyos lamang ang maaaring magpasya niyon. May hangganan ang kakayahan ng bawat tao. Both morally and spiritually ay tama ang ginawa mo. You try to save them both. At kung sakaling pinili mo si Sally, hindi ka ba uusugin ang budhi mo dahil pinabayaan mo nung mamatay ang anak mo? Hindi makapaniwala ang tinitigan ni Daniel si Kara. Nagsisikip ang dibdib nito sa kaligayahan at pagmamahal sa dalaga. So young and yet so full of wisdom. Hindi mo sinasabi iyan dahil iniibig mo ako? Hinawakan ito sa magkabilang balikat ang dalaga at itinayo. Higit kitang minahal dahil sa ginawa mo. Doctors are supposed to save lives sa lahat ng paraang alam ninyo. Iyon ang sinupaan ninyong tungkulin. Hindi mo pwedeng pagpasyahan kung sino ang ililigtas at kung sino ang hindi. Alam mo ba kung ano ang kahulugan niyan para sa akin, ha, Kara? Care to tell me? Biro niya. Malaking daga nang nawala sa puso ko. Freedom! Iyon ang kahulugan niyon. And I love you so very much, Kara San Miguel. At alam mo ba noong operahan kita ay ibinigay mo sa akin ang pinakamalaking takot sa buhay ko? Tumaas ang kilay ng dalaga. Hindi ko alam na kaya kong gawin yun sa'yo. Daniel? Oh yes, you are making me feel all kinds of emotions na hindi ko alam na kaya kong madama. Simpleng operasyon lang yun pero halos manginig ang mga kamay ko. Matagal ding hindi ko nahawakan ang mga instrumentong iyon. I was scared na magkamali at baka mailagay ko sa panganib ang buhay mo. Pero tuwing sinusulyapan kita ay giningitian mo ako. You helped me made it through. Ano ang ginawa mo sa Maynila, Daniel? Bakit ka matagal doon at bakit hindi mo man lang ako tinawagan? Sa unang tanong, dahil may bahay at lupa ako sa Quezon City at pinaupa-upahan ko iyon doon sa isang kaibigan doktor pati na ang kotse ko. Inasikaso ko ang tuluyang pagbibili nito, kaya ako nagtagal. At nagpunta pa ako sa ospital to renew everything. Pinuntahan ko rin ang mga magulang ni Sally. Really? Anong nangyari? Galit pa rin sila, pero hindi na tulad ng dati. Ipinaliwanag ko sa kanila ang katayuan ko. Marahil ay matatanggap din nila sa paglipas ng panahon. Hindi ako tumawag sa iyo dahil baka pag narinig ko ang boses mo ay magmadali akong umuwi nang hindi ko natapos lahat ng gusto kong gawin. Ang akala ko ay hindi ka nababalik. The thought almost killed me. I'm sorry, darling. I love you so much to do that. Pagkatapos ay nag-overseas ako sa mga Tio Celso at Tia Guada. Inimbitahan ko sila sa kasal ko. Muling tumaas ang kilay ng dalaga. Kasal mo?
Pumilis ang pintig ng puso niya. Kanino? Natawa si Danielle. Nag-echo iyon sa buong paligid. All right, gawin natin formal. Will you marry me, Cara San Miguel? Bakit? Because who will marry you if I don't? Wika nito sa amused na tinig. You are kidding, Montejero. I am quite a catch. Believe me, darling. Walang ibang lalaki maaaring makapagtiyaga sa isang tulad mo maliban sa akin. A bullheaded, rotten, spoiled, stubborn, persistent, and very much in love with you. Agap ng dalaga. Iyan din. Sinabayan nito ng tango at kibit ng mga balikat. Isang marahang tawa ang pinakawalan ni Cara. Pumormal si Danielle at hinawakan sa dalawang kamay ang mukha ng dalaga. Salamat sa pagtitiwala at pagtitiis mo sa akin. Higit sa lahat, thank you for loving me. Siniil nito ng halik ang dalaga. Itinaas ni Cara ang mga kamay sa leeg ni Danielle at gumanti ng halik. Walang tanging maririnig sa mga sumunod na sandali kundi ang mahinang lagaslas ng tubig sa sapa. Ang mga huni na nag-aawit ang mga ibon, ang tila musikang tunog ng mga dahon na hinihipa ng hangin, and the sound of silence. Ikinasal si Cara at Danielle sa Rancho San Miguel, mismo. Isang klinik ang ipinatayo ni Danielle sa bayan. Hanggang tanghali lang ang clinic time. At ang natitirang oras sa maghapon kung walang pasyente, kinugugol sa rancho, kasama ng mag-ina niya, Kambal, ang unang anak ng mag-asawa, pawang lalaki.